Masaya akong nakikipaghabulan sa alaga kong ibon sa malawak na kaparangan nung umagang yon. 2 taon na ang nakakaraan nang mapulot ko ang isang ibon na bali ang pakpak sa gitna ng gubat habang ako ay nangangahoy. Nakarinig ako ng impit na huni ng isang ibon sa di kalayuan, kaya nagmamadali kong hinanap ang lugar kung nasaan ito. Sinundan ko kung saang direksyon nagmumula ang huni. Di nagtagal, nakita ko ang isang ibon. Maliit ngunit may maganda at iba't ibang kulay ang pakpak at nakadapo sa isang maliit na sanga. Lolo, may napulot po ako maliit na ibon ngunit bali yata ang kanyang pakpak, kaya hindi makalipad. Kakauwi ko lang at nadatnan kong nagiihaw ng kamote at manok ang aking lolo na si Lolo Selmo. Nakita kong umiti sa akin si Lolo. Pagkatapos niyang mag-ihaw ay tumayo siya mula sa pagkakaupo at lumapit sa akin. Hinawakan ni Lolo ang ibon. Tila may isip naman na tinuka-tuka nito ang kamay ni Lolo. Pagkatapos ay hinimas-himas niya ang pakpak nitong nabali. Nagulat na lang ako nang biglang lumipad na parang walang nangyari ang ibon. Nagpasirko-sirko ito sa bubungan namin. Pagkatapos ay bumulusok papunta sa akin. Dumapo ito sa aking balikat at magmula noon ay naging matalik na kaming magkaibigan. Buboy, kung ako ay tawagin ng aking Lolo Selmo. Kinagisnan ko na 2 lang kaming namumuhay sa isang tagong kuweba, malayo sa kabiasnan. Masaya at kontento ako sa piling ni Lolo, dahil kahit simple lang ang aming buhay, ay mayaman naman ako sa pagmamahal ng aking Lolo. Sanay na akong kumilo sa loob ng kuweba. Bawat pasikot-sikot sa bawat parte nito ay kabisado ko na. Wala akong alam sa buhay sa labas ng kuweba, pero dahil sa mga kwento sa akin ni Lolo, simula nang magkaisip ako, ay marami na rin akong ideya tulad na lamang ng may mga tao pa palang nabubuhay sa malawak na mundo. May mga nagtataasang gustali sa syudad at marami pang iba. Nang minsan na itanong ko sa kanya kung paano niya ako naging apo, nasaan ang aking mga magulang, ang aking ama at ina. Napabuntong hininga siya at sabi niya sa akin, sa tamang panahon, kapag nasa tamang edad na ako, ay malalaman ko din ang katotohanan at lahat ng mga kasagutan sa aking mga katanungan. Handa niyang sabihin sa akin ang mga bagay na yon. Mabait si Lolo, niminsan hindi ko pa siya nakitang nagalit. Mahinahon siya magsalita at palabiro. Subalit may mga pagkakataon na tahimik lang siya, nakaupo pa squat sa isang tabi. Tahimik at nakapikit ang kanyang mga mata. May paboritong lugar na pinupuntahan si Lolo sa labas ng tuktok ng kuweba. Bagay na mahigpit niyang ipinagbabawal kong puntahan. May regular na araw lang siya pumupunta doon. Minsan napapaisip ako kung ano ba ang meron doon. Pero binabaliwala ko lang, ayokong sumayin si Lolo. Isang umaga pagkatapos kong mag-init ng tubig para sa kape namin ni Lolo, hinanap ko siya dahil nakahanda na ang aming almusal. Ngunit nalibot ko na ang buo naming kusina, di ko pa siya makita. Nang bigla siyang sumulpot sa harapan ko, bagay na ipinagtaka ko dahil hindi ko naman siya nakitang papalapit at wala kong yabag na narinig. Marahil ay nabasa na ni Lolo ang nasa isip ko, kaya tinapik niya ako sa balikat at niyayang mag-almusal. Magmula noon naging palaisipan sa akin ang mga kilos ni Lolo. Buboy, maiwan muna kita dito. Ako ay maliligo lang. Magluto ka na ng hapunan natin para mamaya. Bili ni Lolo. Papahapon na noon nang nagpaalam siya sa akin. Ganon si Lolo tuwing gabi o hapon. Hapon o gabi lang siya naliligo at 2 araw sa isang linggo
tuwing Martes at Biyernes lang. Ang paliguan niya ay iba sa paliguan ko sa ibaba ng kuweba. May malinis at malinaw na tubig na dumadaloy papunta kung saan. Minsan ko nang binaybay ang hangganan ng dumadaloy na tubig ngunit napakahaba ng nilalakad ko ay hindi ko pa din ito makita. Kaya pabalik na sana ako noon nang may munting sinag ng liwanag na aking nakita. Doon yon sa itaas ng kuweba. Umakyat ako sa itaas ng mga bato. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang malawak na kalawakan. Subalit muntik na akong mahulog sa bato nga kinakapitan ko nang mula sa likod ko ay nagsalita si Lolo. Pinauwi ako at pinagsabihan na wag ko nang uulitin pa yon. Minsan, napapaisip ako kung paano niya nagagawang maligo. Paano ba naman kasi ang haba ng kanyang buhok na kulay puti? Malapit na sa talampakan, maging ang kanyang balbas ay mahaba din. Umaabot hanggang dibdib. Pero normal lang sa kanya ang ganun. Nakakakilo siya na hindi nagiging sagabal ang buhok at balbas niya. Dahil wala akong magawa noon ay naglinis ako sa loob ng aming bahay. Medyo maliwanag pa naman noon at napadako ako sa lugar na hinihigaan ni Lolo. Sa totoo lang ayaw na ayaw ni Lolo na pinapakailaman o nililinisan ko ang pwesto niya. Siya na daw ang bahala pero nang mga oras na yon ay tila may umudyok sa akin na linisan ko, lalo na ang kanyang higaan. Kaya naman hinawi ko ang tela na nagsisilbing harang sa higaan niya. Bigla akong napaatras dahil wala naman palang papag o higaan akong nakita. Isang bato na patag ang ibabaw ang nanduroon at mga kakaibang nilalang na di ko alam kung ano. May imahin ng itim at puting ibon na nakapatong sa ibabaw ng bato. Natawag ang pansin ko sa isang itim na bagay na nakapatong din sa bato, katabi ng mga imahin ng ibon, at dahan-dahan akong lumapit. Kinakabahan man ay hinawakan ko ang makapal na papel nang bigla kong napasok kaya napatakbo ako palabas. Nawalan ako ng gana na maglinis. Napaupo ako at nahulog sa malalim na pag-iisip. Bata pa lang ako noon, ni minsan hindi ko nakatabi sa pagtulog si Lolo. Hindi ko rin siya nakita pa habang tulog. Basta kapag pumasok siya sa kurtina na yon, iniisip ko na nagpapahinga o natutulog na siya pero nang matuklasan ko ang lihim ni Lolo, inisip ko ano ang ginagawa niya sa likod ng telang yun. Napasigaw ako bigla at nagulat nang dumapo ang ibong alaga ko sa aking balikat. Magmula nang matuklasan ko ang nasa likod ng tela, ay palihim na akong nagmanman kay Lolo. Nahihiwagaan ako sa kanya. Hanggang isang madaling araw, nakaramdam ako ng pagbigat ng pantog, kaya nagmamadali akong tumayo. Mula sa higaan ko ay may mga 15 hakbang pa bago ko marating ang aming palikuran sa likod ng isang malaking bato. At sa wakas ay guminhawa na ang pakiramdam ko nang matapos kong ilabas ang aking ihi. Pabalik na ako sa higaan nang may nahagip akong kung ano mula sa likod ng tela na nakaharang sa higaan ni Lolo. May bahagyang sinag akong nakita mula sa loob na siyang naging dahilan, kaya mula sa labas ay may anino akong nakikita. Dahan-dahan akong humakbang palapit sa telang yun, kasabay ng panlalaki ng aking mga mata. Dahil habang lumalapit ako, ay nabubuo ang anino pabaliktad. Kinusot ko ang dalawa kong mata baka namamalikmata lang ako ngunit totoo nga ang aking nakikita. Si Lolo ang nakalutang habang nakabaliktad.
tulog siya ng mga sandaling yun. Para akong maiihi ulit sa kaba, lalo na nang biglang gumalaw ang anino pabaliktada. Nagising yata si Lolo. Nagmamadali akong tumakbo pabalik sa higaan at nakatulakbong ng kumot at nagpanggap ako na tulog. Dahil pagagalitan ako ni Lolo kapag nabisto niyang sumuway ako sa bilin niya na wag na wag akong pupunta o sisilip sa higaan niya. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko nang maramdaman ko na parabang may nagmamasid sa akin sa ibabaw ng kumot ko. Tiniis ko ang init at parang na akong kinakapos ng hininga. Hindi ako gumalaw. Pakiramdam ko pinagmamasdan ako ni Lolo. Kinabukasan, nagising ako sa mabangong amoy ng inihaw na isda. Napabalikwas ako nang bangon. Gising na pala si Lolo. Dapat ako ang nauunang bumangon sa kanya para maghanda ng aming almusal. Mabilis kong tiniklo pang higaan ko at nagmamadali ng pumunta sa lutuan namin ni Lolo. Mabuti, gising ka na, apo. Halika na, kumain na tayo. Wika ni Lolo. Maaliwalas ang kanyang mukha ng mga sandaling yun. Nakiramdam ako kung may kakaiba ba sa kanya na baka alam niya ang ginawa ko nang nagdaang gabi. Subalit wala akong nakitang kakaiba sa kanya, kaya kahit papaano ay nabawasan ang aking kaba. Sabay na kaming kumain at pinaghimay-himay niya pa ako ng isda. Naiiyak ako sa kabutihan ni Lolo sa akin. Pagkatapos mong kumain at magligpit, sumunod ka sa akin sa dapyo natin. Wika ni Lolo. Nanumbalik ang kaba sa dibdib ko. Baka nga may alam si Lolo sa ginawa ko at dahil doon pagagalitan ako o paparusahan. Sinundan ko na lang si Lolo ng tanaw habang papalayo. Ang dapyo ay lugar na pahingahan namin ni Lolo. Makikita ito sa di kalayuan sa tirahan namin doon sa kuweba. Mas maganda nga lang doon dahil ang dapyo ay itinayo ni Lolo. Isang mahaba at malapad na upuang kahoy nasa gitna ng umaagos na tubig sa loob ng kuweba. Napaliligiran ng naggagandahang halaman, namumulaklak na kinukuha pa ni Lolo sa pusod ng kagubatan. Nakaka-relax kapag nandun ka. Masyadong tahimik at payapa ang paligid. Sa loob ay makikita mo ang liwanag na nagmumula sa taas ng kuweba, maging ang mga nagliliparang ibon ay masasayang naghahabulan, kaya naman tila isang paraiso ang lugar na yon. Pagkatapos kong magligpit ay pumunta na ako sa dapyo kung saan ay naghihintay sa akin si Lolo. Naabutan ko siya na nakaupo sa dapyo, nakatingala sa taas ng kuweba. Aliw na pinapanood ang mga ibon na sumisirko-sirko habang lumilipad. Napahinto ako saglit sa paghakbang nang mapansin ko na nakadapo sa balikat ni Lolo ang alaga kong ibon. Halika po, maupo ka sa tabi ko. Malaki at may isip ka na, kaya panahon na siguro para malaman mo ang katotohanan sa tunay na pagkatao mo at kung sino nga ako sa buhay mo. Nakaramdam ako ng pagkasabik, kaba, kuryosidad sa sinabing yun ni Lolo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakitaan ko si Lolo nang iba yung lungkot sa mga mata. Huminga pa ito ng malalim bago nagsalita ulit. Naramdaman ko ang mainit niyang palad sa balikat ko. Ang totoo niyan, hindi ko talaga alam kung sino ang tunay mong mga magulang, apo. Pauwi na ako noon mula sa malayong lugar nang may narinig akong iyak ng isang sanggol hanggang sa natagpuan kita. May pusod pang nakasabit sa tiyan mo at nakahiga ka sa isang lumang banig sa damuhan. Laking pagtataka ko dahil paano nagkaroon ng sanggol sa isang gubat.
panimula ni Lolo. Sunod-sunod na pagpatak ng luha ang aking naramdaman. Ang sakit ng katotohanan na sinabi ni Lolo. Kaya pala maraming gumugulo sa isipan ko dahil maging si Lolo man ay hindi alam kung saan ako nagmula. Sa kabila ng sinabi ni Lolo ay lalo ko siyang minahal. Ayon pa sa kanya, kahit wala siyang alam sa pag-aalaga ng sanggol ay binuhat niya ako at iniuwi sa kuweba. Binantayan at inalagaan hanggang sa lumaki at kasalukuyan nga ay 13 taong gulang na ako. Niyakap ko ng mahigpit si Lolo at pinasalamatan ko sa kabutihan niya sa akin. Akala ko, yun na ang pinaka tatagong lihim ni Lolo. Pero nang magsalita siya ulit ay lalo akong nawindang nang sabihin niya sa akin na, "Huwag ka sanang matatakot o mabibigla po. Hindi ako pangkaraniwang tao dahil ako ay isang ermitanyo." Wika ni Lolo. Dahil nakita ni Lolo na naguguluhan ako sa mga sinabi niya, siya na mismo ang sumagot sa nagtatanong kong mga mata. "Ako ay isang ermitanyo. Nagmula ang lahi ko sa sinaunang panahon. May kapangyarihan akong taglay na kayang lumipol ng mga nilalang na may kapangyarihan din. Kaya ko ding manggamot ng karamdaman, lalo na kung may kagagawa nito ay hindi ordinaryong tao. May mga bagay din akong nagagawa na hindi kayang gawin ng tao." Unti-unti ay naiintindihan ko si Lolo. Kaya pala kakaiba ang mga kilos niya at matatalinghaga ang mga salita niya dahil isa siyang makapangyarihan at malawak ang kaalaman. Mahaba pa ang kwentuhan namin ni Lolo ng araw na yon. Ang sabi pa niya, marami na daw siyang nakalaban katulad niya na kapwa niya ermitanyo na nagmula sa ibang lahi. Nariyang nakalaban din niya ang mga aswang na babaylan at maligno. Nalaman ko rin sa kanya na ang lumang tungkod na palagi niyang bitbit ay may kapangyarihan. Kaya pala minsan nakita ko itong inilapag niya sa mesa at nakalimutang damutin. Hahawakan ko palang ang tungkod na yon para ibigay sa kanya. Bigla na lang itong tumayo at sa isang kisap mata, nakita ko na hawak kagad dito ni Lolo. Sinabi din niya sa akin na alam niyang nakita ko siya nang nagdaang gabi na patiwarik siya kung matulog. Kaya daw pala ganun siya matulog ay mas nakikita niya at mas malakas ang pakiramdam niya sa paligid dahil malapit sa lupa ang kanyang tenga. Ang tenga daw ang pinakamalakas niyang sandata dahil sa yabag pa lang na paparating, batid na niya kung ito ay may hatid na panganib o wala. Ayon din kay Lolo, ang kuweba na tinitirahan namin ay nababalot ng kanyang kapangyarihan. Lahat daw ng may buhay sa loob ng kuweba ay kontrolado niya. Walang sino man ang basta-basta makakapasok sa loob nang hindi niya nalalaman. Maging ang mga ibon, ahas at iba pa ay nasa ilalim ng kapangyarihan niya. Kaya pala, kahit noong sanggol pa lang daw ako, ay iniiwanan niya ako na mag-isa. Dahil may mga hayop siyang itinalaga para ako ay bantayan. Mas lalo pang tumibay ang samahan namin ni Lolo. Hindi na rin siya patago kapag ka may kakaiba siyang ginagawa. Gamit ang kapangyarihan niya, palagi ko siyang pinapanood maging ang pagtayo niya sa ere at pag-upo sa hindi sumasayad sa lupa. At higit sa lahat, ang tila mahika na ginagawa niya sa paglabas at pag-iinsayo ng kanyang kapangyarihan gamit ang kanyang mahiwagang tungkod. Lumipas pa ang mga araw, naging normal na sa akin ang mga nakikita ko, naririnig at nararamdaman. Kasama ang lolo kong ermitanyo. Subalit, isang umaga, nagising ako na parang may mali sa paligid. Ang dating malamig na paligid ay naging mainit at nababalutan ng usok.
Wala akong maaninag na kahit anuman, kaya naisip ko na nasusunog ang kuweba. Ngunit naisip ko, paano magkakaroon ng sunog sa loob gayong sa ibaba namin ay tubig? Napabalikwas ako ng bangon at kahit kakapa-kapa ay hinahagilap ko si Lolo, hanggang sa tila na istatwa ko ng nahagip ng mga mata ko, si Lolo. Kitang-kita ko si Lolo na nakalutang sa pinakagitna ng kuweba habang sunod-sunod na nagpapakawala ng kulay itim na kapangyarihan mula sa kanyang tungkod. Hindi ako makagalaw. Halo-halong emosyon ang aking nararamdaman ng mga sandaling yun. Naramdaman ni Lolo ang aking presensya, kaya dahan-dahan itong huminto sa kanyang ginagawa at lumapit sa akin. Kailangan nating maghanda, Apo. May parating na katunggali. Wika ni Lolo. Seryoso ang mukha nito. Naglakad siya papunta sa pinakakusina namin, kaya sumunod ako habang iniisip kung sino ang katunggaling tinutukoy niya. Ipinagtimpla ko ng kape si Lolo. Pagkatapos ay naupo sa harapan at hinintay ko ang iba pa niyang sasabihin. Mahabang panahon akong nagtago sa kuwebang ito. Hindi dahil sa takot o duwag. Mas gusto kong mamuhay ng normal at tahimik. Subalit darating din pala talaga ang panahon na tatawagin ka ng pagkakataon para ipaalala sa iyo kung sino at ano ka talaga sa mundong ito. Mahabang pahayag ni Lolo. Nakaramdam ako ng takot, hindi para sa sarili ko. Takot ako nga may di magandang mangyari kay Lolo, dahil siya lang ang kasama ko sa buhay. Bigyan mo po ako ng tungkulin na dapat kong gampanan, Lolo, nang sa ganun ay makatulong po ako sa iyo. Seryoso kong hiling. Napatitig ng matagal sa akin si Lolo at ilang sandaling katahimikan ang lumipas bago siya muling nagsalita. Maaga pa para gawin ko ang bagay na yon. Ang bigyan ka ng responsibilidad. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang buhay ko ang nasa panganib at ayoko mapahamag ka nang dahil sa akin. Ihanda mo ang sarili mo. Bukas ng madaling araw, gigisingin kita para mag-insayo. Wika ni Lolo, nalabis ko namang pinanabikana. Sa totoo lang, mula nang matuklasan ko ang tunay na pagkatao ni Lolo, pinangarap ko din na magkaroon ng kahit kaunting kapangyarihan upang maipagtanggol siya kapag kinakailangan. Isang makapangyarihang angkan ng mga aswang ang paparating. Ang mga ninuno daw ng mga ito ay nakasagupa na ni Lolo. Matagal na panahon na ang nakalipas. Napatay daw ni Lolo ang pinakamatandang aswang, kaya nagpakalaylayo daw si Lolo upang wag matuntun ng kanyang mga kalaban. Subalit sa dahil sa kapangyarihang taglay din ng mga aswang, ay sa tagal ng panahon na paghahanap sa kanya ng buong angkan nito, ay natuntun ang kanyang kinaroroonan. At yun ay ang sa kuweba kung saan kami nakatira. Wala ngang inaksayang oras si Lolo. Hindi ko siya nakitang nagpahinga. Inutusan lang niya ako matulog, pero siya ay nananatiling gising. At sa totoo lang, hindi rin ako natulog ng gabi na yun, kaya nakita ko lahat ng ginawa niya, katulad na lang ng paglilibot niya sa bawat parte ng kuweba, lalo na ang mga lagusan na maaaring madaanan ng mga kalabang aswang. Napabalot man ng kanyang kapangyarihan ang buong kuweba, hindi pa rin siya naging kampante, kaya nagpakawala si Lolo ng kanyang mga alagad upang magbantay. Gamit ang malakas na kapangyarihan ni Lolo, binigyan niya ako ng lakas at kakaibang kapangyarihan. Kaya kong kumilos ng mas mabilis. Kaya ko din magpalit ng anyo, kawangis ng ibon, at higit sa lahat, kaya kong padamayin ang aking sarili upang makapanlil lang ng kaaway. Hindi naging madali sa akin ang lahat ng pinagawa ni Lolo na pag-iinsayo. Halos wala na kaming oras para kumain, dahil sabi niya, bawat segundo mahalaga, at palapit ng palapit ang mga kalaban. Kakaiba ang hapon na yon. Maaga kaming kumain ni Lolo at halos mapuno ang aming mesa.
Lahat yata ng pagkain namin sa loob ng isang buwan ay inihanda ni Lolo sa mesa. Binigyan niya ako ng kulay itim at mahabang damit na halos sumayad na sa lupa. Maging ang kakaibang bigkis na inilagay niya sa bewang ko ay kamangha-mangha. Pakiramdam ko ligtas ako habang suot ko yun kahit na hindi ko maunawaan kung bakit niya ginagawa yun. Kinagabihan nagmistulang langit na may mga bituing kumukuti-kutitap ang loob ng kuweba. Hindi nagpasindi ng gasera si Lolo. Lahat ng kumukutitap sa paligid ay mula sa kapangyarihan ni Lolo. Nakita ko nang lumabas ang mga ito sa palad ni Lolo habang nag-uorasyon at nakalutang sa ere. Bawat sinag na nakikita mo ay may taglay na lakas ng aking kapangyarihan. Sa oras na may magtangkang pumasok sa loob nitong kuweba ay hindi na makakalabas pa ng buhay. Wika ni Lolo. Sinabi ni Lolo na sa gabing yon lulusob sa kuweba ang pwersa ng mga kalaban niyang aswang. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ako ng takot. Kung dati sa mga kwento lang ni Lolo ako kinakabahan tungkol sa mga to, ay iba yung takot ang pag-aalala ang aking naramdaman. Seryosong labanan ang nakatakdang mangyari sa pagitan ng mga aswang at sa amin ni Lolo. Malalim na ang gabi, gising na gising kami pareho ni Lolo. Nakita ko siya na puting-puti ang kanyang kasuotan, nakalugay ang mahabang buhok, at nakayapak, hawak ang kanyang tungkod at nagmamanman sa paligid. Nanatiling tahimik ang paligid. Lagpas alas 12 na ay wala pa rin ang mga aswang na hinihintay namin. Sinulyapan ko si Lolo. Seryoso ang mukha nito habang nag-uorasyon. Ilang sandali pa ang lumipas. Biglang nawala si Lolo sa kinauupuan niyang bato. Nakaramdam ako ng kakaibang init sa paligid. Kasunod ay ang mabilis na paglitaw at paglaho ni Lolo sa harapan ko. Hanggang sa naramdaman ko ang nakakapaso niyang palad sa bunbunan ko at nang tingalain ko si Lolo. Natakot ako dahil puting-puti ang kanyang mga mata. Unti-unti akong nanghina at nawalan ng malay. Nagising akong pawisan, madilim ang paligid. Hinanap ng mga mata ko si Lolo at agad ko naman siyang nakita dahil sa mga kumislap na nagsisilbing liwanag sa kuweba. Ngunit napakunot-no ako nang mapansin na abala siya sa kung anumang ginagawa. Nakatalikod sa akin si Lolo malapit sa isang malaking bato na nag-uugnay sa loob at labas ng kuweba. Tumayo ako at mabilis na tumakbo palapit sa kanya. "Diyan ka lang! Huwag kang lalapit!" Sigaw ni Lolo. Napansin kong may pilit siyang tinatakpan sa siwang ng bato sa pinakapader ng kuweba. Alam kong may hindi magandang nangyayari. Kaya kahit ikagalit ni Lolo ay nilakasan ko ang loob ko, nalapitan siya at ganun na lang ang panlalaki ng aking mga mata. Sa butas, may lumitaw na mga aswang. Pulang-pula ang kanilang mga mata, matutulis ang mga ngipin at higit sa lahat, mahaba ang mga kuko. Nagpupumilit na pumasok ang mga aswang sa kuweba. Dahil sa labis na pag-aalala ko ay lumayo ako kay Lolo. Nilibot ko ang buong kuweba hanggang sa may maliit na siwang akong nakita. Sa itaas ng kuweba, nababalot ng kapangyarihan ni Lolo ang buong kuweba ngunit walang kasiguraduhan kung hanggang saan ito magtatagal na hindi mapapasok ng mga aswang. Lalo na at may mga kapangyarihan din ang mga ito. Nanlaki ang mga mata ko buhat sa siwang sa itaas ng kuweba ay nakita ko ang maraming aswang na nagliliparan sa itaas habang ang iba ay pilit na pumapasok sa kuweba. Ngunit hindi nila magawa dahil sa kapangyarihan ni Lolo. Tila tumatalbog lang ang mga ito sa tuwing napapadikit sa parte ng kuweba at lalo namang naging dahilan yun ng galit nila. "Buboy, magmadali ka! Ako na ang bahala dito.
Tumakas ka na, apo. At wag na wag ka nang babalik pa dito. Kahit anong mangyari. Sigaw ni Lolo. Nang lingunin ko siya ay unti-unti nang nakapasok ang kamay ng mga aswang sa kuweba. Maya-maya pa, nawala ang takot sa dibdib ko. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa lolo ko. Alam ko na napakaraming aswang sa labas ng kuweba, kaya bahala na kung anumang mangyari. Sasamahan ko si lolo hanggang kamatayan. Alam ko na may kapangyarihan at proteksyon na ibinigay sa akin ni lolo bago pa dumating ang mga aswang at bago ako himatayin kanina. Ramdam ko ang kakaibang lakas na pumasok sa katawan ko at gagamitin ko yun hindi man kasing lakas ni lolo, ang kapangyarihang taglay ko. Gagawin ko ang lahat, mapuksa lang ang mga dayong aswang. Hindi ko pinakinggan pa ang mga sinabi ni lolo na tumakas ako. Hanggang sa nakita ko na tumayo sa ere ang mahabang buhok ni lolo. Nagliwanag ang kinatatayuan niya nang biglang may malakas na puwersa ang nakapasok sa loob ng kuweba. Nasira na ang pader ng kuweba na kanina lang ay pinipuwersa nga. Proteksyon na ni lolo. Nagliparan ang mga nakakatakot na aswang. Mabilis na lumutang si lolo at gamit ang kanyang tungkod na tila pinaglalaroan lang nito ang mga sumusugod sa kanyang mga aswang. Biglang nawawala at bigla ding lumilitaw sa harapan nila ang aking lolo. Pinuntiriya ko ng tatlong aswang. Inihanda ko ang aking sarili. Nasulyapan ko na habang nakikipaglaban si lolo sa mga aswang ay nakatingin siya sa akin. Bago pa ako mahablot ng mga aswang ay bigla na lang akong lumutang. Pagkatapos na pakunot-no ako dahil ang tatlong aswang na nasa harapan ko ay palinga-linga na para bang may hinahanap. Nanlaki ang mga mata ko nang mapagtanto na hindi nila ako nakikita. Tuluyan nang nasira ang proteksyon na ginawa ni lolo sa buong kuweba. Hindi na mabilang ang mga aswang na umaatake sa amin. Inisip ko na katapusan ko na at katapusan na namin ni lolo. Nang makita ko ang isang lalaking aswang na hawak si lolo sa leeg. Malakas at makapangyarihan ng aswang dahil nahuli niya si lolo. Dahil doon nangatog ang buo kong katawan. Paano na si lolo at paano ko siya maliligtas? Iisa lang akong hamak na tao. Naalala ko na may ginawa sa akin si lolo kaya iniisip ko na paano ko ito gagamitin? Nang biglang sumagi sa isip ko ang sinabi sa akin ni lolo. Kapag dumating ang punto na sa tingin mo ay wala na akong magawa para ipagtanggol ka, pilitin mo mapasayo ang aking tungkod. Hindi sumusunod ito sa iba maliban sa akin. Pero mula ngayon, kilala ka na niya. Kung kailangan mo ang tulong niya, banggitin mo lang ang katagang ito. Pilit kong inalala ang katagang sinabi ni lolo sa akin, ngunit hindi ko maalala. Nasa panganib si lolo. Nahuli ang galaw niya ng makapangyarihang aswang. Samantalang ako ay nakatayo lang at hindi nakikita ng mga to. Kailangan makuha ko ang tungkod sa lalong madaling panahon bago pa mahuli ang lahat. Napakatagal na panahon kong hinintay ang pagkakataong ito para makaharap ka matandang ermitanyo. Lahat ng pagsasana ay ginawa ko para maging handa kapag nakita kita. Wika ng galit na lalaki kay lolo. Nanlaki ang mga mata ko nang may dugong pumatak sa kamay ng aswang. At ako'y napasigaw na nga. Hindi pwede mamatay si lolo. Walang awa mong pinatay ang ninuno kong si Abugay, kaya magbabayad ka. Buhay sa buhay ang kabayaran. Galit pang sigaw ng aswang. Nagsigawan ang lahat ng mga kasama nito at tila nagdiriwang na sa wakas ay maigaganti na nila ang kanilang ninuno. Hanggang sa napakislot ako sa kinatatayuan ko
nang dumako ang paningin ng aswang sa akin. Sa isip-isip ko, nakikita niya ba ako? Titig na titig ito sa akin, mapupula at malalaking mga mata habang patuloy ang pag-agos ng dugo ni Lolo sa kamay nito. Malakas nga ang kapangyarihang taglay nito dahil si Lolo nga nahuli nito at ano pa kaya ang tulad kong isang tao lang. Nakita kong humigpit ang hawak ni Lolo sa kanyang tungkod. Pilit akong nilingon na paiyak ako nang magtama ang aming paningin. Malungkot ang kanyang mga mata. Hirap na siya sa pagkakasakal sa kanya ng aswang. Sa muling paggalaw ng kamay ni Lolo, napansin ng aswang ang kanyang tungkod. At bago pa mapasa kamay ng aswang ang tungkod, ay inihagis na ito ni Lolo sa akin. Nagulat ang iba pang aswang at nang saluhin ko ito ay nag-angilan ang mga aswang. Nakikita na nila na ako'y nakatayo sa kanilang harapan. Sinugod nila ako ng sabay-sabay. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa tungkod at mariin akong pumikit. Alam ko nga ilang hakbang na lang nila, tapos na ang buhay ko. Ngunit pilit kong inaalala ang mga sinasabi ni Lolo. Maya-maya pa, nang sa wakas ay ito'y akin nang naalala, nagtalsikan ang mga aswang na papalapit sa akin. May malakas na hangin na pumasok sa loob hanggang ito ay nagkukuryenteng ipo-ipo. Paikot-ikot ako sa loob ng kuweba, paulit-ulit na binabanggit ang mga kataga. Galit na tumayo ang mga aswang at pinuntiriya ako. Nilingon ko si Lolo. Nakabulagta siya sa lupa ngunit lumiliwanag ang kanyang damit. Unti-unting napaupo sa harapan niya ang aswang na bumihag sa leeg niya. Tila ito'y nauupos na kandila at unti-unting humahandusay sa lupa. At sa ilang sandali pa, tumama sa kanya ang napakalakas na ipo-ipo. Halos mawasak ang buong kuweba. Nakita ko na rin na nakasabit sa mga puno ang katawan ng ibang aswang. Habang ang iba naman ay wasak ang mga ulo sa lakas ng impact ng pagtama ng kanilang ulo sa mga bato sa loob ng kuweba. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakita ko ang labas ng kuweba na mangha ko sa ganda ng mga kumukuti-kutitap na liwanag sa langit. Nalanghap ko ang malamig na hangin na nanunuot sa katawan ko. Salamat, Apo, sa pagliligtas mo sa akin. Nakita kong duguan si Lolo. Masaya at maaliwalas ang kanyang mukha. Nalapitan ko si Lolo at sinakay sa likod ko at humakbang na ako palayo sa kuweba. At bago pa kami tuluyang makalayo ni Lolo, ay muli kong nilingon ang kuweba. Pumatak ang aking luha dahil sa kuwebang yun ako lumaki at nagkaisip. Ngunit ngayon ay wasak na. Naramdaman ko din ang mainit na patak ng luha ni Lolo sa aking balikat. Naghanap ako ng ligtas na lugar para makapagpahinga muna si Lolo at gamit ang kapangyarihan ng kanyang tungkod ay ginamot ko ang mga sugat niya. Napakaswerte ko sa iyo, Buboy. Alam mo yon. Nang matagpuan kita noon, hindi ko alam kung paano kita palalakihin. Dahil wala naman akong alam sa pag-aalaga ng bata. May mga panahon na nagkakasakit ka, umiiyak. Siguro hinahanap mo ang nanay mo pero niminsan hindi ko inisip na sukuan ka. At ngayon nga ay lalo kong napatunayan na karapat dapat nga kitang palakihin. Nakahanap kami ni Lolo ng bagong kuweba sa aming tirahan. Ramdam namin na may ibang nilalang na nauna sa amin sa kuweba. Pero hindi yun naging hadlang para manatili kami doon at basta wala kaming ginagawa o maikakagambala ng iba. Bagkus ay nilinis at pinaganda pa namin ang loob at labas ng kuwebang yun. Bilang pagrespeto sa iba pang nilalang na naninirahan doon. Magkasabay kami nag-iinsayo at nagpapalakas ng kapangyarihan ni Lolo sa labas ng kuweba.
tuwing madaling araw yun. Marami na akong natutunan sa kanya sa tamang paggamit ng kapangyarihan dahil balang araw gusto daw niya ako na magmana ng kanyang kapangyarihan at sabi niya gusto niya mas malakas at mas magaling ako sa kanya para kapag wala na siya ay kayang-kaya kong ipagtanggol ang aking sarili. Isang madaling araw ginising niya ako. Inakala kong mag-iinsayo kami ngunit nagtaka ko dahil ako ay kanyang binihisan. Maging siya ay nagsuot din ng maayos na damit. Ipinusod ang mahabang buhok at isinuksok sa ilalim ng kanyang malaking sombrero. Niyaya niya akong maglakad at doon lang kami naglakad ng malayong malayo hanggang sa makarating kami sa isang lugar na bago sa aking paningin. May nakikita akong mga bagay at naririnig na bago sa akin. Nakakita din ako ng mga nilalang na tulad ko. Apo, nandito tayo sa syudad. Ito ang mundo sa labas ng kuweba. Ito ang mundo ng mga taong tulad mo. Yung mga nakikita mo naglalakad, mga tao yan. Ang mga umaandar at naririnig at nakikita mo, mga sasakyan ang mga yan. At yung mga nakikita mong masasarap na pagkain, yan talaga ang pagkain ng mga tulad mong tao. Isinama kita rito upang huwag kang maging mangmang o arugante kapag dumating na yung araw na mas piliin mong mamuhay tulad ng tao. Nangilid ang mga luha ko nang maalala ang tagpong yun. Mahal na mahal ko si Lolo. Matanda na siya ngayon. Simula nang marami siyang kapangyarihang itinuro sa akin, ay naging mabilis na ang kanyang pagtanda. Bagay na ipinag-alala ko. Ayoko siyang mawala, kaya sinabi ko sa kanya na kapag desisyon na ako, magsasama kami kahit anong mangyari, kahit ano pang pagsubok at ilang pang mga kalaban ang dumating. Poprotektahan ko siya sa abot ng aking makakaya, kahit maging kapalit pa man ito ang sarili kong buhay. Ganun ko kamahal ang aking lolong ermitanyo. Sa paglipas ng panahon, dumating ang araw na ako ay iniwan ni Lolo. At sa kasalukuyan, hawak ko na ang tungkod ng lolo kong ermitanyo. Hanggang dito na lang po ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Pigilan mo ang sarili mo, Charlie. Tandaan mo, maraming tao nakapaligid sa'yo. Bulong ng isang binata sa sarili. Anak ni Don Manolo si Charlie at kaisa-isang tagapagmana ng yaman nito. Kaya naman bata pa lang ay iminulat na siya ng ama sa mundo ng mga negosyante. Dahil maraming negosyo ang pag-aari ng Don. Kaya talaga namang kilalang kilala ang pamilya nito. Hindi lang sa alta sosyedad, maging mga tao sa laylayan, kumbaga mga taong may hirap sa lipunan. Ipinanganak na may gintong kutsara sa bibig si Charlie. Napapaligiran ng di mabilang na tagapagsilbi, kaya naman halos wala nang kulang sa buhay ng binata. Maliban na lang sa kanyang ina na niminsan ay hindi niya nakita mula pagkabata hanggang sa siya ay magbinata na. Napatingin si Charlie sa makinis at magandang leeg na magandang babaeng kasayaw niya. Dumalo siya sa piyestahan sa isang bayan na sakop ng kanilang probinsya. Hindi siya mahilig sa mga ganoong kasiyahan, ngunit kinailangan niyang gawin alang-alang sa kanyang nalalapit na kandidatura. Oo, tatakbo siya bilang gobernador ng kanilang probinsya. Kahit labag sa loob niya ay wala siyang nagawa dahil yun ang kagustuhan ng kanyang ama upang protektahan ang kanilang mga negosyo. Pagkatapos ng tugtog ay mabilis siyang nagpaalam sa mga kasama na nasa mesa ng plaza. Nagdahilan na lang siya na sumama bigla ang pakiramdam niya.
Sinabihan niya ang kanyang driver na mag-commute na lang pauwi at agad siyang sumakay sa kanyang kotse. Kakamot-kamot naman na sinundan siya ng tingin ng driver, halata ang pagtataka sa itsura nito. Parang hinahabol ng 10 kabayo sa bilis ng pagdadrive ni Charlie. Nanunuyo ang kanyang lalamunan at nakaramdam siya ng matinding gutom. Unti-unti ay nagbabago ang kanyang itsura. Napatingin siya sa side mirror ng kotse. Nanlilisik na pulang-pula na ang kanyang mga mata. Parang pinupunit ang kanyang balat sa mukha at braso. Namalay na lang niya na naging balay-hipuhin ang kanyang mukha. Humaba din ang kanyang mga kuko sa kamay at paa. Mistulan siyang halimaw sa sariling paningin. Lumiko bigla ang binata sa isang masukal na daan at inihinto ang kotse. Nagmamadali niyang binuksan ang pinto ng kotse, sabay karipas ng takbo, papunta sa kakahuyan at doon ay naghanap ng buhay na hayop. At sakto namang nakakita siya ng malaking baboy damo na nanginginhain. Tumulo ang kanyang laway sa sobrang pagkatakam at ilang sandali pa ang lumipas. Parang kidlat siya sa bilis na hinabol ang pobreng baboy at walang pag-aalinlangan na ibinaon ang matutulis niyang ngipin sa leeg ng baboy, kung saan ay parang uhaw na uhaw niyang hinigop ang sariwang dugo sa leeg. Pagkatapos ay dumako ang paningin ni Charlie sa tiyan ng baboy. Ikinatuwa pa niya ang nakikitang paghihingalo ng hayop, sabay biglang pagbaon ng mga kuko niya sa tiyan at sa wakas ay mapapawi na ang gutom niya. Dahil winarak niya ang katawan nito at sunod-sunod na isinubo ang laman loob ng kawawang baboy. Walang sino man ang nakakaalam ng sikreto ni Charlie, kahit sa sariling ama ay inilihim niya ang kanyang pagkatao. Baka kasuklaman at itakwil siya nito pag nalaman na isa siyang aswang. Nairaos na niya ang kanyang pangangailangan, ang pagkagutom sa laman, kaya nang bumalik sa pagiging tao ang kanyang itsura ay nilinis niya ang sarili at nagpabango upang walang anumang maging bakas sa kanyang karimari-marim na katauhan. Ilang sandali pa, pinaharurot niya na ang kotse at umuwi na sa mansyon. Nakailang ulit na nang ligo si Charlie, ngunit nalalasahan pa rin niya ang lansa ng dugo na ininom niya. Kumuha siya ng mamahaling alak at sunod-sunod na lumagok dahil gusto niyang kahit sandali ay makalimutan ang kanyang sitwasyon. Bukod sa nasasakal na siya sa pagiging manipulator ng kanyang amang si Don Manolo, ay mas pinoproblema niya ang kanyang pagkatao. Paano kung hindi niya mapigilan ang pagkahayok sa laman at magbago bigla siya sa anyong aswang sa harapan ng publiko? Paano na siya at ang kanyang ama? Siguradong napakalaking problema at iskandalo ang kanilang kakaharapin pag nagkataon. Habang abala ang isip ni Charlie sa kanyang problema, namalay na lang niya na pumapatak na pala ang kanyang mga luha. Sumagi sa isip niya kung sana kasama niya ang kanyang ina, siguro matutulungan siya sa kanyang problema. Maraming siguro ang pumapasok sa kanyang isipan, hanggang sa tuluyan na siyang humagulgol. At sa kauna-unahang pagkakataon ay umiyak siya ng umiyak. Gusto niyang ilabas lahat ng bigat sa kanyang dinadala ng mga sandaling yun. Habang umiiyak ay dumadaloy sa kanyang alaala ang sana'y masayang pagdidibo noon. Pinaghandaan ng husto ng kanyang ama ang araw na yun dahil maraming bisita ang darating. Kaibigan, kasosyo sa negosyo ng kanyang ama at mga politiko na nakatakda siyang ipakilala dahil may ambisyon ito na balang araw ay patakbuhin siya sa politika. Balik tayo sa kanyang nakaraan. Isang napakagwapong Charlie ang bumungad sa lahat
habang naglalakad ito papuntang intablado na sinadyang gawin para sa kanyang kaarawan. Sa malawak na hardin nila ginanap ang handaan. Napakaraming masasarap na pagkain at bumabaha ng mamahaling alak para sa mga piling-piling bisita. Maraming magaganda at mayayamang kadalagahan ang naroon. Sinadyang impitahin ng kanyang ama ang mga anak na babae ng mayayamang impitado ng kanyang ama upang ihanap na rin siya nito ng magiging asawa sa hinaharap. Maya-maya pa, isang masigabong palakpakan ang maririnig sa paligid. Ang mga kadalagahan ay humahanga ng husto sa binata. Makikita sa mukha nila ang pag-asam na makilala ang birthday celebrant na si Charlie. Bumati sa lahat si Charlie at nagpasalamat sa lahat ng dumalo. At nang pakawalan niya ang isang makalaglag pangangiti, halos himatayin sa kilig ang mga kababaihan, kabilang na ang ibang may edad ng kababaihan. Kumpadre, hindi ko akalain na ang nag-iisa mo palang anak ay napakakisig. Walang binatbatang ibang artistang lalaki na nakikita ko ng personal. Wika ng napakayamang negosyante na si Mr. Aligre. Kilala sa buong bansa ang lalaki dahil maraming branches ang negosyo nito ang nagkalat sa iba't ibang lugar sa bansa. Napangiti ng malapad at may pagmamalaki si Don Manolo. Sa wakas, natawag ang pansin ng taong gustong-gusto niyang makasosyo sa negosyo dahil sikat ito sa pagiging magaling na negosyante. Katabi ni Mr. Aligre ang napakaganda at sosyal nitong anak. Nahuli ni Don Manolo na nakatitig ito sa entablado habang nagsasalita si Charlie, ngunit hindi tulad ng ibang kadalagahan na naroon ay parabang walang dating ito sa kanyang uniko iho na si Charlie. Tahimik lang ang dalaga na pinagmamasdan si Charlie. Sakalang ito lumingon sa kanila nang tawagin ito ni Mr. Aligre para ipakilala sa kanya. Kumpadre, ito nga pala ang aking bunsong anak na si Greta. Kakauwi lang niya galing sa Amerika. Doon siya nagtapos ng medisina. May pagmamalaki na boses ni Mr. Aligre. Ngumiti naman ang bahagya si Greta at nakipagkamay kay Don Manolo. Pumailan lang ang isang magandang kanta kung saan ay mamimili ng maswerteng babaeng isasayawa si Charlie. Nakangiti na naglakad sa karamihan ang binata. Bawat dalaga ay umaasam na sana sila ang lapitan at piliin ng binata. Hanggang sa natuon ang pansin ng lahat sa magandang babae na nilapitan ni Charlie. Hindi pa nito alam na nasa harapan niya ang binata dahil nakapikit ito habang nakaupo. Bahagya pa itong nakanganga, kaya nang tamaan ng spotlight ang dalaga, naririnig ang tawanan sa paligid. Abot-tenga ang ngiti ni Don Manolo. Talagang marunong makiramdam ang kanyang anak. Marahil ay nakita nito ang naging pag-uusap nila ni Mr. Aligre at nakita din ang magandang dalaga na katabi ng negosyante habang tulog. Naaaliw na pinagmasdan ni Charlie ang napakaamong mukha ng dalaga. Kinakailangan pang sikuhin ng ama ang dalaga para magising. Iha, Greta, dito ka pa talaga dumayo ng tulog. Nakakaya sa mga tao, lalo na sa gwapong birthday celebrant. Nahihiyang wika ni Mr. Aligre. Dahil doon, humingi ito ng pasensya kay Charlie at Don Manolo. Tila nagulat naman ang dalaga at napatuwid ng upo nang mapagtanto na nasa party pala siya. Napansin niya ang nakatayong si Charlie sa harapan niya. Excuse me, miss. May I dance with you? Nakangiti ng matamis na tanong ni Charlie. Nagsalubong ang kanilang mga mata sa kauna-unahang pagkakataon. Nakaramdam ng kakaiba ang dalaga sa isang lalaki.
parang hinihigop ng lalaking kaharap niya ang kanyang puso at kaluluwa. Naunang bumawi ng paningin si Greta, sabay sagot na nga. Sure. Tumayo na nga ito sa kinauupuan. Iniabot ang kamay sa binata, sabay silang pumunta sa gitna ng hardin. At doon ay nag-umpisa ng sumayaw. Langhap na langhap ni Charlie ang mamahaling pabango ng magandang dalaga. Nang hawakan niya ang bewang ni Greta at humawak naman sa magkabila ang balikat niya ang dalaga, lalong lumakas ang kabog ng dibdib ni Charlie. Sa totoo lang, pagkalabas niya ng entablado, hinanap kaagad ng kanyang mga mata ang amang si Don Manolo. At nang kanyang makita na may kausap itong kasing edad lang ng ama na isang lalaki, napadako ang mga mata ni Charlie sa napakagandang babaeng katabi nito. Kaya naman panay sulyap niya kay Greta. Una pa lang, lalong nakuha nito ang atensyon niya nang palihim na mapuna ang dalaga at para bang ito lang ang naiiba sa lahat ng kadalagahan na umatin sa party niya. Dahil tingin niya, walang epekto sa dalaga ang kagwapuhan niya. Tila inaantok pa nga ito. Samantala, si Greta naman ay palihim na pinagmamasdan ang kakaibang binata na kanyang kasayaw. Sa totoo lang, gwapo ito para sa kanya. Bagamat sanay na siyang makakita at makahalubilo sa nagwagwapuhang kalalakihan sa alta sa syudad, ay iba ang naging dating sa kanya ng binata. May pagka-misteryoso kasi ang mga ngiti at mga mata nito. Hanggang sa saliw ng magandang musika, hindi sila halos nag-uusap. Habang sumasayaw, nakapaskil lang ang matamis na ngiti ni Charlie at nakatitig sa maliit na mukha ni Greta. Sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob at tanungin kung ilang taon na ang dalaga na agad namang sinagot ni Greta. Tila may kung anong kumislot sa kaibuturan ng katawan ni Charlie nang marinig ang malamyos na boses ng kasayaw. Hanggang sa nakaramdam siya ng panunuyo ng lalamunan. Nag-init ang kanyang pakiramdam. Hindi maintindihan ni Charlie ang sarili. Gusto na niyang tapusin ang kanta para maihatid na niya sa upuan si Greta. At sa wakas ay natapos na nga. Pagkatapos niyang ihatid sa upuan ng dalaga, ay magalang siyang nagpaalam at nagpasalamat sa dalaga. Ganoon din sa ama nito na si Mr. Aligre. Tinanguan naman siya ng kanyang ama na si Don Manolo. Napatingin sa suot niyang mamahaling relo si Charlie. Ilang minuto lang, mag-aalas 12 na pala ng hating gabi. Nagmamadali siyang pumanhik sa kwarto upang ayusin ang sarili. Kanina pa siya naduduwal, pakiramdam niya may kung anong gustong lumabas sa bibig niya. Tumiretso sa lababo si Charlie upang ilabas ang bagay na kanina pa niya nararamdaman. Subalit ilang minuto lang ang nakakaraan ay wala pa rin lumalabas ng kung anuman sa bibig niya. Binuksan niya ang aircon upang maibsan ang napakaingit niyang pakiramdam. Gusto na niyang magpahinga ngunit naisip niya na di pa pwede dahil marami pang bisita sa labas. Hanggang sa naramdaman niya ang sobrang sakit ng kanyang tiyan. Maging ang mga daliri sa kamay at paa ay tila minamartilyo. Naudlot ang plano niyang paghiga sa kanyang kama nang bigla na lang siyang bumagsak sa sahig. Buti na lang malambot ang carpet na nakalagay sa bahaging yun ng sahig. Napawaluktot siya at namimilipit sa tindi ng sakit sa buo niyang katawan. Nanlaki ang mga mata ni Charlie kasunod ay kilabot sa batok niya. Unti-unting humaba na patulis ang kanyang mga kuko sa kamay at paa. Nagkaroon ng makapal na balahibo ang kanyang braso. Labis-labis ang takot at sindak na nararamdaman ni Charlie para sa sarili.
hanggang sa narinig na lang niya ang sariling boses na nagsasalita. Hindi totoo. Hindi totoo. Anong nangyari sa akin? Diyos ko, tulungan mo po ako. Hindi. Hindi maaari. Panaginip lang to. Binabangungot lang ako. Mariin niyang kumbinsi sa sarili. Kaya kahit windang pa rin ay pinilit niyang tumayo at patakbong lumapit sa malaking salamin sa bintana. At doon pinagmasdan ang malahalimaw niyang itsura. Nanlilisik at pulang-pula ang kanyang mga mata dahil sa matinding pagkasindak ay umangil siya habang pinagmamasdan ang sarili sa salamin. Lalo lang siyang nasindak nang makita ang matulis niyang ngipin. Pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Si Daddy, tatawagin ko siya. Bulong niya sa isip na matulungan siya ng kanyang ama. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa bintana at hinawi ang kurtina para tignan ang kaganapan sa hardin. Dahil mula sa bintana ng kwarto niya, nasa second floor niya, ay kitang-kita ang buong hardin. Ngunit napahinto siya dahil may nahagip na figura ang kanyang mga mata. Isang figura ng babae. Dahil mahaba ang buhok nito, nakatayo sa isang tago at sulok na bahagi ng hardin. Nakatayo ang babae at nakatingin sa kanya. Naging mas magulo ang kanyang isip ng mga sandaling yun. Hindi niya mamukhaan ang babae dahil medyo madilim sa bahaging yun. Nakasuot ito ng puting-puting dress. Binuksan ni Charlie ang bintana. Plano niyang tumalon at puntahan ang babae. Kinakabahan siya na baka may makapansin sa kanya. Nakarinig ang binata ng mga yabag paakyat sa hagdan. Kaya mabilis niyang nilingon ang pintuan ng kwarto niya. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Dahil doon, mabilis niyang tinalon ang pinto sabay padlock dito. Charlie, iho! Buksan mo ang pinto. Alam kong naririnig mo ako. Ano bang nangyari sa'yo? At bigla mo nalang iniwan ang mga bisita mo. Dinig na dinig ni Charlie ang boses ng kanyang ama. Nasa likod lang mismo siya ng pintuan. Naalarma ang binata at nag-isip ng plano. Paano kaya kung ipakita niya sa ama ang katauhan niya? Sa ngayon, matutulungan kaya siya nito? O kasusuklaman lang? Nang maisip niya ang posibilidad na kasusuklaman siya, mabilis din na nagbago ang kanyang isip. Sinikap niyang ayusin ang sarili pagkatapos ay sumagot sa ama. Dad, sumama lang po ang pakiramdam ko. Mamaya bababa din ako. Magpapahinga lang ako ng konti. Malumanay na sagot niya. Narinig niya na lang ang papalayong yabag ng ama. Naalala niya ang babae sa hardin kaya mabilis siyang pumunta sa bintana. Ngunit wala na ang babae sa kinatatayuan nito. Hanggang sa narinig ni Charlie ang ngiyaw ng kanyang alagang pusa na si Adder. Nasa labas ito ng pintuan ng kanyang kwarto. Biglang napalunok ng sariling laway si Charlie nang makaramdam ng matinding gutom. Nakangisi na binuksan ni Charlie ang pintuan. Tila naman nagulat ang pusa sa kanya ngunit lumapit ito sa kanya at nagpaikot-ikot at inamoy-amoy ang kanyang talampakan. Idinikit ng pusa ang kanyang ulo sa paa ng amo na parabang naglalamping. Walang kamalay-malay ang hayop na nasa panganib ang kanyang buhay. Yumuko si Charlie at kinarga ang alaga. Dinampi-dampi niya ang kanyang mukha sa leeg ng pusa. Napakabango sa pang-amoy niya ang pusa. Dahil sa matinding gutom na nararamdaman, ay nawala sa sarili si Charlie. Ang mahalaga sa kanya ng mga sandaling yun ay mapawi ang kanyang matinding gutom. Unti-unti na rin siyang naglalaway hanggang sa
na pahigpit ang hawak niya sa pusa. Kaya umiyak at pilit na kumawala sa kamay ng amo ang kanyang pusang si Ader. Ngunit wala nang nagawa ang pusa nang bigla siyang sakmalin ng kanyang among aswang at sinipsip ang dugo nito sa leeg. Hindi pa nakontento, itinaas nito sa ere ang kamay at walang awang winakwak ang tiyan ng kawawang pusa. Gutom na kinain ni Charlie ang laman loob ng kanyang alagang si Ader. Makalipas ng ilang sandali, nagising si Charlie na nagtataka kung bakit sa sahig at hindi sa kama siya natulog. Tila gulat na gulat pa ng malingunan ang mga bakas na natuyong dugo sa sahig. Napatayo siya bigla, pilit na inaalala ang nangyari nang nagdaang gabi. Ang mga patak ng dugo ay saan galing? Hinanap niya ang pinagmula ng patak ngunit wala siyang makita na kahit ano sa loob ng kanyang kwarto. Kaya napaupo na lang siya sa gilid ng kanyang kama. Lumipas ang ilang sandali. Tumayo ulit siya. Tinungo ang lababo para maghilamos ngunit nang matapat siya sa salamin ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang natuyong pulang likido sa paligid ng bibig niya. Nagmamadali na siyang naghilamos at nag-toothbrush. Sumasakit ang ulo niya sa pag-iisip sa nangyari ng nagdaang gabi. Yaya Mila, nakita mo ba si Ader? Tanong ni Charlie sa kanyang yaya. Naabutan niya ang matanda na abala sa paghahanda ng almusala sa kanilang mesa. Napangiti ang matanda nang malingunan siya nito. Si Yaya Mila niya, ang tumayong ina niya mula nang siya ay sanggol pa lamang. Kaya anak na ang turing sa kanya nito. Good morning, senyorito. Hindi ko pa napapansin yung alaga mong yon. Nagtataka nga ako. Sanay na ako sa tuwing nagluluto ako ng almusal eh. Palaging nakabantay yun sa akin. Sagot ng matanda. Ipinagsandok na siya nito ng pagkain. Alam na alam nito ang dami ng sinangag na kaya niyang ubusin. Habang nagsasalita ang kanyang yaya, ay nahulog naman sa malalim na pag-iisip si Charlie. Gising ka na pala, iho. Bungad ni Don Manolo. Nakangiti ito nang makita ang anak. At nang makalapit ay pahapyaw pa siya nitong tinapik-tapik sa balikat. Bagay na ipinagtaka ni Charlie. Ganoon din si Yaya Mila dahil sanay sila sa loob ng mansyon na istrikto at palaging seryoso ang matandang doon. Napag-usapan ng mag-ama ang mga kaganapan ng nagdaang gabi at masaya ito habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa anak ng dalaga ng negosyanteng si Mr. Aligre. Alam mo iho, boto ako sa magandang dalagang yon. Bukod sa edukada na ay maganda pa. Tahimik at mahinhin pa. Loki kumbaga. Kahit na isa na itong doktora. Wika ni Don Manolo. Hindi nga nagkamali si Charlie sa sapantahan niya na gusto ng kanyang ama ang magandang dalaga para sa kanya. Napangiti na lang siya ng bahagya. Masaya naman siya nang makilala ang babae sa katunayan na may crush din agad sa kanya. Nang una pa lang niya itong makita. Ngunit kahit anong pilit ni Charlie na ibaling ang kanyang isip sa ibang bagay, ay pilit pa rin na sumisingit sa balintanaw niya ang babaeng nakita niyang nakatayo sa kanilang hardin. Napabuntong hininga na lang siya at ipinagpatuloy ang pagkain kasalo ang ama. Samantala, sa kabilang banda, habang nagmamaneho si Greta papunta sa kanilang ancestral house doon sa Laguna, ay bigla niyang itinabi at ipinarada ang kotse. Naiinis siya sa kanyang sarili. Palagi niyang naiisip ang gwapong anak ni Don Manolo. Ilang buwan na ang nakakaraan ng umatin sila ng birthday party at sa mga lumipas na araw ay laman ito ng kanyang isipan.
Nangyari pa nga na napapanaginipan niya ang binata ngunit hindi nga lang maganda ang tila bangungot na panaginip niyang yun. Paano ba naman? Sa kanyang panaginip ang gwapong mukha ng binata ay nagbago at naging ganap itong halimaw na aswang. Ipinilig ni Greta ang ulo, huminga ng malalim at muling pinaandar ang kotse. Sa kabilang banda naman, madalas nagigising si Charlie ng alanganing oras at pagkagising niya ay napapansin niyang siya ay pawisan. Hanggang sa paulit-ulit niyang nararamdaman ang sakit ng katawan katulad nung gabi na nang dibo niya pagkatapos ay palagi siyang nagigising nang wala sa higaan. Minsan niyang naikwento ang lahat sa kanyang yaya Mila. Parang hindi naman nagulat ang matanda nang marinig ang sinabi ng kanyang alaga at tanging sagot lang nito sa kanya ay, "Bata ka pa lang, Charlie, ay nag-i-sleepwalk ka na. Hanggang ngayon binata ka na ay ganun pa din. Kaya minsan huwag ka nang magtaka kung nagigising ka nang wala sa iyong kama. Siguradong nag-i-sleepwalk ka na naman, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Madalas kang inaatake." Sa kauna-unahang pagkakataon, ay noon lang narinig ni Charlie sa kanyang yaya ang tungkol sa paglalakad niya habang tulog. Sinulyapan niya si Yaya Mila, nakatitig ito sa kanya. Nabasa ni Charlie sa mga mata nito ang magkahalong pagmamahal at awa para sa kanya. Kaya naisip niya na may itinatagong lihim sa kanya ang matanda. Isang umaga ay may dumating na bisita sa mansyon. Ito ay ang panganay na kapatid ni Don Manolo na siya namang Uncle Manuel ni Charlie. Kasama nito ang kanyang personal driver at dalawang bodyguard. Hindi ganong kaklose si Charlie sa kanyang Uncle Manuel. Bilang na bilang sa daliri niya ang pagkikita nila. Isa pa, parang ayaw sa kanya nito kaya malayo ang loob niya sa matanda. Minsan na niyang narinig na nagtatalo ang kanyang daddy at uncle sa telepono. Pinag-aaway ng dalawa ang ikta-iktaryang lupa na minana sa mga namayapan itong magulang dahil dalawa lang silang magkapatid ni Don Manolo ay sila din ang maghahati sa lupa at iba pang ari-arian ng mga magulang. "Kuya Manuel, ayokong ang ibenta ang parte ko sa lupang minana natin. Kung gusto mo, yung parte mo na lang ang ibenta mo." Galit na wika ni Don Manolo. Mula noon ay bumilang ng ilang taon bago muling nag-usap ang magkapatid. Nagulat na lang si Charlie isang umaga habang nag-aalmusal sila, nabanggit ng ama na parating nga raw ang kanyang Uncle Manuel. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam ng kakaiba si Charlie. Bigla siyang kinabahan ngunit sinarili na lamang niya ang kanyang nararamdaman. Ayaw niya na pag-isipan siya ng hindi maganda ng kanyang ama kung kukontrahin niya ito. "Magandang umaga po, Uncle Manuel. Pagpaumanhin niyo po, wala po ngayon si Daddy. Maaga siyang umalis kanina pero ibinili naman niya na bago maghapunan narito ka na." Salubong na wika ni Charlie sa tiyuhin. Tinitigan siya nito ng makahulugan bago tumango. Nahuli pa niya na nagkatinginan ang dalawang bodyguard na kasama nito. Tinawag ni Charlie si Yaya Mila at sinabihan na ipaghanda ng almusal ang mga bisita. Agad namang tumalima ang matanda. Maiwan ko po muna kayo, Uncle. May importanteng bagay muna akong aasikasuhin. Feel at home po kayo. Kapag may kailangan kayo, nandyan po ang mga katulong. Nakahanda na rin po ang mga kwarto sa taas para makapagpahinga din kayo. Malayo ang probinsya na pinanggalingan ninyo." Nakangiti na wika ni Charlie. Tumalikod na siya at naglakad. Hindi na niya nakita pa ang pagsenyas ng kanyang tiyuhin. Kinagabihan na alas 7 na nang tumating si Don Manolo sa mansyon. Naabutan niya na nanonood sa sala ang kanyang Kuya Manuel. Lumapit siya dito at nakipagkamay.
Pagkatapos ng kamustahan ay niyaya na niya ang kapatid para maghapunan. Nakaupo ang magkapatid sa mesa nang mapansin ni Don Manolo na wala ang anak na si Charlie. Ipinaliwanag naman agad ni Yaya Mila ang dahilan na may importanteng lakad si Charlie. Samantala, walang kaalam-alamang lahat na nasa kwarto lang niya si Charlie. Maghapon niyang binantayan ang bawat sulok ng mansyon kung saan ay nasundan niya ang bawat galaw ng tiyuhin at ang mga tauhan nito. Palihim na kinabitan ni Charlie ng CCTV ang loob at labas ng mansyon. Kasabot niya ang panggabing kuwardya nila. Binayaran niya ito ng malaki upang di mag-report sa kanyang ama. Pagkatapos maghapunan ay niyaya ni Don Manolo ang kapatid sa veranda upang mag-inom at mapag-usapan na rin ang pakay ng pagluwas ng kuya niya. Nakabantay lang sa gilid ang dalawang bodyguard, samantalang ang driver naman ay inutusan ng matanda. May pinapakuha ito sa loob ng sasakyan. Pagbalik ng driver ay may dala itong iba't ibang klase ng prutas nakalagay sa bayong. Napangiti si Don Manolo nang makita ang mapupulang makopa na paborito niyang kainin noong mga bata pa sila. Ah, kuya, alam na alam mo talaga ang paborito ko ha. Salamat at nag-abala ka pa. Wika ni Don Manolo. Natukso itong kumuha ng isang makopa at dire-diretsyong isinubo at napangiti ito ng matamis nang malasahan ang prutas. Habang pinapanood ni Charlie ang kaganapan sa pagitan ng magkapatida, ay wala naman siyang nakitang mali maliban sa mga nakatayong bodyguard. Nakita din niya ang mga prutas na dala ng driver maging ang masarap na pagkagat ng ama sa isang makopa. Napangiti pa siya, animoy bata ang kanyang ama sa paraan ng pagkain nito sa makopa. Nakaramdam ng uhaw si Charlie, kaya tumayo muna siya. Pagkatapos ay bumalik siya sa kinauupuan sa ibabaw ng kama at muling pinanood ang kaganapan sa labas. Ngunit biglang nang laki ang kanyang mga mata nang makitang nakabulagta sa sahig ang kanyang ama na si Don Manolo. Nawala din bigla ang kanyang Uncle Manuel, maging ang mga kasama nito. Nagmamadaling lumabas ng kwarto si Charlie. Nagulat pa nga ang kanyang Yaya Mila nang nakasalubong niya ito sa hagdan dahil ang alam nito ay wala siya sa mansyon. Tinawag siya ng yaya niya ngunit di niya ito nasagot. Pahabol siya nitong tinignan at halos lipa rin niya ang hagdan papunta sa beranda. Nadaanan pa niya ang ibang katulong sa mansyon na mga nakahandusay sa sahig. Naabutan niya na nagmamadaling lumabas ang kanyang tiyuhin. Hindi siya napuna ng mga ito. Naabutan niyang bumubula ang bibig ng kanyang ama. Kung ganon, may lason ang makopa. Pinulsuhan ni Charlie ang kanyang ama ngunit patay na ito. Dahil doon, sumiklab ang galit sa kanyang kaloob-looban. Galit na galit siyang tumayo at natanaw niya na papalapit ang kanyang Yaya Mila. Napasigaw ito nang makita na nakabulagta ang Don. Hanggang sa ang sigaw nito ay unti-unting naging iyak at hagulgol. Hinabol ni Charlie ang mga walang hiyang bisita nila. Nakasakay na ang kanyang Uncle Manuel sa kotse. Narinig pa niya ang sigaw nito sa driver na magmadali. Papasakay na ang driver sa unahan nang biglang may humablot dito. Kumunot ang noo ni Charlie. Medyo madilim sa parte ng garahe na yun, kaya di niya nakita kung sino ang humablot sa driver. Hanggang sa narinig na lang niya ang malakas na hiyaw ng driver. Nakaramdam ng takot ang kanyang uncle. Inutusan nito ang dalawang bodyguard na lumabas at barilin kung sino man ang naging hadlang sa pagtakas nila. Unti-unti nang sumilay ang liwanag na nagmumula sa bilog na buwan.
kasabay ang pagbabago ng anyo ni Charlie. Bago pa makakasan ng baril ang dalawang bodyguard, ay mabilis na itong tinakma at hinagis ng babaeng nakaputi. Nakitang-kita ng aswang na si Charlie. Nakatulong ang liwanag ng buwan upang makilala niya ang babaeng tulad niya ay isa ding aswang. Nagkatinginan sila ng babae. Animoy nag-uusap ang kanilang mga mata kung sino ang tatapos sa matandang ganit sa loob ng kotse. Habang takot na nakatingin sa kanila. Wala na itong boses, tila umurong na ang dila nito sa sobrang sintak sa nakikita. Maya-maya pa ipinadlak ng lalaki ang kotse kaya hindi kaagad mabuksan ni Charlie. Lalong nagalit ang binata, duwag naman pala ang matanda. Takot lumaban ng harap-harapan kaya patraidor itong kinitila ang buhay ng sariling kapatida. Naisip niya ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang ama na si Don Manolo. Dahil sa silakbo ng galit kumuha si Charlie ng malaking bato, sabay malakas na ibinato sa harapan ng kotse. Takot na takot ang kanyang angkela. Nakita niya pa na parang nahihirapan itong huminga bago pa bumagsak ang ulo ng matanda sa upuan ay mabilis nang nahablot ni Charlie. Hindi niya ginalaw ang katawan ng kanyang angkela. Itinabi niya lang ito sa garahe. Nilapitan ang babaeng nakatayo sa di kalayuan sa kanya. Tumingala ang babae sa langit. Kitang-kita na ang bilog na buwan. Magkasabay na umangil ang dalawa habang nakatitig sa buwan at ilang sandali pa ay magkasalo na nilang nilantakan ang katawan ng tatlong tauhan ng kanyang Uncle Manuela. Kinabukasan ay laman ng balita ang pagkamatay ng kanyang ama at Uncle Manuela. Sinabi niya ang katotohanan sa paglaso ng kanyang angkela sa kanyang ama na siya namang sinang-ayunan ng mga nag-imbestiga dito. Sumugod sa mansyon ang pamilya ng kanyang Uncle Manuela. Galit na galit ang asawa nito at tatlong anak. Pilit na itinatanggi na hindi daw magagawa ni Don Manuel na patayin ang sariling kapatida. Napagbintangan lang daw ito ni Charlie upang maging masama ang imahe ng Chuhina. Subalit, wala nang nagawa ang mga ito nang tumayong witness ang kanyang yaya Mila. Kaya inuwi sa kanilang probinsya si Don Manuela. Samantala, itinanggi ni na Charlie at yaya Mila na may mga kasama ito nang lumuwas at sinabi nila na mag-isa lang na dumating ang kanyang tiyuhin dahil itinapon na nila sa malayong gubat ang natirang laman looba ng mga tauhan ng kanyang angkela. Maraming tao na kilala sa lipunan ang nakiramay at unang dumating sa kanilang burol ang mag-amang Mr. Aligre at anak nitong si Greta. Nakikiramay ako sa pagpanaw ni Don Manolo. Parang kailan lang kausap ko lang siya. Sinadya niya ako sa ospital na pinagtatrabahuan ko para personal na imbitahan na maghapunan sa inyo. Mahabang pahayag ni Greta. Nagulat si Charlie sa sinabi ng kaharap na malaya na lang niya na tumutulo na ang kanyang luha nang maalala ang kanyang ama. Isang linggo pagkatapos mailibing si Don Manolo ay naglakas loob si Charlie na pasukin ang kwarto ng ama. Pagkabukas pa lang niya ay amoy na amoy agad niya ang pabango na gamit ng namayapang ama. Nakaramdam ng matinding lungkot si Charlie. Inikot niya ang paningin sa malaking kwarto. Natuon ang pansin niya sa malaking portrait na nakasabit sa dingding ng kwarto. Ang litrato nilang mag-ama noong 3 taong gulang pa lang siya. Nakaupo ang ama habang kalong-kalong naman siya nito at nakaupo sa hita. Napahagulgol ng iyak si Charlie. Nangihina ang tuhod na napaluhod sa sahig at doon ay inilabas ang sakit na ilang araw niyang kinimkima. Nang gumaan na ang pakiramdama, tumayo si Charlie. May kung anong bumubulong sa kanya na buksan ang drawer
ng kanyang ama at dahan-dahan niya itong binuksan. Bumungad agad sa kanya ang mga naka-envelope na papeles. Tinignan niya ito saglit at nagulat siya nang mabasa nang pahapyaw ang nilalaman nito. Tungkol ito sa lupa na minana ng kanyang ama na pinaghatian ng kapatid na si Don Manuel at yun ay isinalin na sa pangalan na sa kanya ng kanyang ama. Hanggang sa patuloy niyang paghahalungkat sa drawer, natawag ang kanyang pansin ng isang sobre at nang kanyang tignan ay may nakita siyang sulat kamay ng kanyang ama. Nanginginig ang kamay na binuklat niya ang papel at binasa ang nilalaman ng sulat. Ang nakasulat doon ay ganito. My dearest son Charlie, tanggap kita kung ano at maging sino ka man. Mahal na mahal kita anak ko. Siya nga pala, alam ko kung nasaan ang pinakamamahal mong alaga na si Adair. Puntahan mo siya sa likod bahay. May makikita ka doon na nag-iisang halamanan. Ako ang nagtanim nun. Pakatatag ka palagi. Love, Daddy. Bumuhos ang mga luha sa mata ni Charlie. Patakbo niyang tinungo ang likod ng mansyon at muntik pa niyang mapunggo sa pintuan ng kwarto ang kanyang yaya Mila. Sinundan siya nito ng tingin. Pagkatapos ay tuloy-tuloy na pumasok sa kwarto. Nakita nito at binasa ang sulat na iniwan sa sahig ni Charlie. Samantala, nawala ang excitement na nararamdaman ni Charlie nang makarating sa likod. Inaasahan niya na makitang nakatali at nakakulong si Adair ngunit ang nag-iisang halaman lang na sunflower ang kanyang nakita. Naging palaisipan sa kanya ang nilalaman ng sulat ng kanyang ama. Nang biglang may nagsalita sa likuran niya. Panahon na para malaman mo ang totoo mong pagkatao. Hindi totoo na nag-i-sleepwalking ka tuwing gabi. Patawarin mo ako sa kasinangalingan kong yon. Ang totoo niyan sa tuwing nawawala ka sa iyong sarili ay nagpapalit ka ng katauhan. Wika ng kanyang yaya Mila. Napasandal sa pader si Charlie. Naguguluhan siya sa mga naririnig sa kanyang yaya. Simula nang tumuntong ka sa 21 taong gulang, ay lumabas na ang pangalawa mong katauhan. At ang katauhang yun ay ang pagiging aswang mo. At para malaman mo ang isa pang katotohanan, totoo na nandyan ang alaga mong pusa na si Adair. Nandyan nakabaon sa ilalim ng halaman. Dahil ikaw mismo ang pumatay sa kanya nung gabi ng dibo mo. Wika pa ng kanyang yaya. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Charlie ang mga sinabi ng kanyang yaya. Kaya pala may mga kakaiba siyang nararamdaman sa katawan niya. Pagkagising niya ay wala siyang alam sa nangyari. Inabot ni Yaya Mila ang pala kay Charlie. Nanginginig ang mga kamay na inabot ang pala at nagumpisa na siyang hukayin ang lupa. Ilang sandali lang ay may nakita siyang maliliit na ataol na kahoy. At nang kanyang buksan ay bumungad sa kanya ang buto sa katabi nito at ang litrato ni Adair nung buhay pa. Pumalaho ng iyak si Charlie at paulit-ulit na humingi ng tawad sa alaga. Pagkatapos ng sunod-sunod na revelasyong yon sa buhay ni Charlie, akala niya tapos na, ngunit hindi pa pala. Dahil ipinagtapat sa kanya ni Yaya Mila na siya ang tunay na ina ni Charlie. Nagkaroon sila ng relasyon ng namayapang ama na si Don Manolo at si Charlie nga ang naging bunga. Inilihim nila sa publiko at sa lahat ang katotohanan upang mapangalagaan ang reputasyon ng Don. Kapalit ng pananahimik ni Yaya Mila ay ang pagtira sa mansyon at pag-aalaga sa anak. Ayon pa sa kanyang ina, nung gabi na dibo ni Charlie,
Muling binalikan ni Don Manolo ang anak sa kwarto dahil marami naghihintay na bisita sa hardin, ngunit naabutan nito na nakakarimarim na kalagayan ng anak habang nakahandusin sa sahiga. Nagkalat ang dugo sa sahiga at wakwakan tiyan at wala nang buhay ang alaga nitong pusa na si Adera. Nasindak man sa natuklasan ay umiral pa rin ang pagiging ama ng Don sa kanya. At kaligtasan ng anak siyempre na si Charlie. Dinampot niya ang patay na pusa at patagong inilibing sa likod ng mansyon. Kinabukasan ay nagpanggap siya na walang alam sa nangyari. Samantala, bumalik sa kasalukuyan ang diwa ni Charlie. Pinahid ang mga luha nang makita na parating ang kanyang asawa. Love, umakyat na tayo sa kwarto. Ang likot ni baby sa tiyan ko. Wika ng asawa ni Charlie na walang iba kundi si Greta, ang anak na negosyanteng si Mr. Aligre. Niligawan niya ang dalaga bukod sa gusto na niya ito. Una pa lang niyang nakita. Sa kadahilanan na batid niya na ito ang babaeng gusto ng kanyang ama na si Don Manolo. Wala pa rin nakakaalam bukod sa kanilang dalawa na mag-ina na si Yaya Mila ang kanyang tunay na ina at patuloy siyang pinagsisilbihan nito para iparamdam ang pagmamahal at suporta sa anak. Sa kasalukuyan, laman ng dasal at hiling ni Charlie na huwag na sanang manahin pa ng kanyang magiging anak ang pagiging aswang upang makapamuhay ng normal ang anak nila ni Greta. Dahil hanggang sa kasalukuyan, walang alam si Greta na aswang pala ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Charlie. Sa tuwing aatakihin si Charlie at nagiging aswang, lalo na kapag kabilugan ng buwan, pumupunta siya sa gubat upang doon manginain ng mga hayop. Pagkatapos ay hahayaan niya naman na umalis at manginain sa gubat ang kanyang ina na si Yaya Mila. Dahil ayaw na nila na makapangbiktima pa ng tao. At dito nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bantog ang Baryo San Agustin sa kanilang bayan, maging sa mga karatig bayan nila, sa pinamumugaran daw ang kanilang baryo ng mga tulisan. Mga tulisan na sapilitang nangihingi ng mga pagkain, pera at iba pang ikinabubuhay ng mga kawawang naninirahan sa baryo. Dahil takot sa maaaring gawin sa pamilya nila, ay walang magawa ang mga residente. Kahit isusubo na lang ng pamilya nila ay ibinibigay pa rin nila sa mga walang pusong tulisan, maging ligtas lang ang kanilang pamilya. Nag-imbestiga ang mga otoridad sa baryo ngunit wala ni isa man ang nagsumbong at nagpatunay na totoo ang balita dahil sa takot na balikan ang pamilya nila ng mga tulisang grupo. Pinagbabantaan na kasi sila ng mga ito ng unang beses na nagpamiting ang pinuno na kapag may magsumbong sino man sa kanila, bata man o matanda, ay mananagot ang buong pamilya. Kaya nananatiling tikom ang bibig ng mga tao. Lalo pang nadagdagan ang alalahanin, takot at pangamba ng mga residente nang mabalitaan nila sa bayan ang paghahanda ng kapulisan at kasunduan. Dahil umano ay may dadaong daw sa kanilang bayan na isang barko na ang lulan daw nito ay mga aswang na nagmula pa sa malayong lugar. Sinasabi na tumakas daw ang kampon ng mga aswang sa kanila mismong bayan dahil nalaman ng mga taong bayan sa kanila na sila ay kampon ng mga aswang. Kaya naghahanap ang mga ito ng lugar na mapagkukutaan. Isa ang pamilya ni Noel na ang ikinabubuhay ay pagkokopra. Kaya naman bata pa lang siya noon ay batak na ang kanyang murang katawan.
sa trabaho. Bilang panganay na anak, kasakasama siya ng kanyang ama na si Mang Freddy sa Koprahan, malayo sa kanilang baryo ang lupa na minana ni Mang Freddy. Namana niya to sa mga magulang. Normal na sa kanila ang makakita ng mga armadong tulisan. Regular silang nagbibigay ng pagkain at pera sa mga ito kaya panatag sila na ligtas ang pamilya nila kung kaya doble kayod ang mag-ama upang sumapat ang kanilang kita sa pagkokopra, sa pagkain nila araw-araw at pagbibigay sa mga tulisan. Mga anak, mas delikado ang panahon ngayon. May dadaong daw na isang barko ng mga aswang sa pier doon sa bayan. Kaya naglilibot sa mga baryo ang kapulisan upang mabigyan ng babala ang mga tao na mag-ingat. Kaya simula ngayon, wala na magpapaabot ng gabi sa labas ng bahay para sa kaligtasan ng bawat isa. Paalala ni Mang Freddy sa mga anak. Hindi makapaniwala ang dalawang kapatid ni Luella na sina Lance at Edwin sa kanilang narinig. Naging abala ang mga tao sa buong baryo ng San Agustin. Nanguha ng malalaking kahoy ang mga kalalakihan na miyembro ng bawat pamilya upang mas bigyang tibay ang kani-kanilang bahay nang sa ganon ay hindi sila madaling mapasok kung sakali man nasasalakay ang mga aswang. Sumapit ang araw na kinatatakutan ng lahat. Nakaantabay ang kapulisan at mga sundalo sa malaking pier sa bayan upang bantayan ang sinasabing barko na parating. Subalit lumipas ang maghapon at magdamag ng araw na yon, walang barko na dumaong sa pantalan sa bayan ng Del Pilar. Mabilis na kumalat ang balita sa mga kanayunan, kaya nakahinga ng maluwaga ang mga taong bayan. Subalit kinabukasan ay may isang matandang babae na kung tawagin ay Lola Marcela. Alam ng taong bayan na meron itong diprensya sa pag-iisip, kaya hindi nila pinapansin ang pagsigaw nito habang naglalakad at naglilibot sa bayan. Kayong lahat mag-iingat kayo sapagkat dumating na sa bayan natin ang mga aswang. Sigaw ni Lola Marcela. Napapailing na lang ang ibang nakakarinig. Ang iba naman ay natatawa pa at sanay na sila sa matanda na kung ano-ano na lang ang mga lumalabas sa bibig nito. Paano sila mag-aalala kung mismo mga otoridad na ang nagsabi na walang dumaong na barko sa kanilang pantalan? Makalipas ang isang linggo, nagulat ang mga residente sa Barrio San Agustin. Mag-aalas 11 na ng gabi, nang isa-isang katukin ng mga tulisan ang kani-kanilang bahay. Nagpatawag ng meeting ang pinuno at ayon dito, bawat pamilya ay kinakailangan na may isang lalaki ang sasama sa kanila upang maging miyembro. Baka sa mukha ng pinuno ang pagkataranta at pagmamadali, kaya labagman sa loob ng mga tao ay wala silang nagawa. Nag-iiyakan ng bawat pamilya, biglaan ang pagre-recruit ng mga tulisan. Bilang panganay na anak, hindi na nagdalawang isip si Noella na magrepresenta na siya na ang sasama. Ayaw niyang mahirapan ang kanyang ama. Ibinili niya na bantayan ng kanyang ama ang bawat miyembro ng pamilya. Tanging luha na lang ang naging tugon ni Mang Freddy at asawa nitong si Aling Trining. Niyakap ni Noel ang mga kapatida at magulang. Ilang sandali pa ay sumisigaw at pinamamadali na sila ng pinuno ng mga tulisan. Tantya ni Noel ay nasa 80 ang bilang nila. Matindi ang lungkot na nababasa niya sa mga mata ng mga kababaryo niya. Iniisip ang pamilyang naiwan at tulad niya, takot sa kakaharaping buhay kasama ng mga tulisan. Umaga na nang marating nila ang kuta ng mga tulisan. Napakalayo sa kanilang baryo at ilang ilog ang kanilang tinawida at mga bundok na inakyat bago narating ang isa na tila komunidad na kuta ng mga tulisan.
mga bahay kubo ang nagsisilbing tirahan ng mga to. May mga babae at bata silang nakita na naglabasan sa kani-kanilang lungga nang dumating sila. Nagpapamilya din pala ang mga tulisan at sa ganong klaseng lugar nila itinitira ang pamilya nila. Naaawa si Noel sa mga kababaihan at kabataan na naroon. Masasalamin sa mga itsura nito ang hirap ng buhay na kinasadlakan. Natigil si Noel sa pag-iisip nang marinig ang sigaw ng pinuno. Makinig na mabuti ang lahat. Ako si Kadomen, ang pinuno ng grupo at magiging pinuno na rin ng lahat ng mga bagong recruit na miyembro. Sa mga bagong miyembro ng samahan, welcome kayong lahat. Pasensya na kung biglaan at sapilitan ang aming pagkuha sa inyo at paglayo sa inyong mga pamilya. Ang ginagawa namin ay hindi lang para sa amin. Ito ay para din sa inyong mga pamilya na naiwan sa inyong baryo. Sigaw ng pinuno. Tahimik na nakikinig ang lahat kay Kadomeng. Mula sa likuran ng mga bagong miyembro ay may naglakas loob na magtanong. Kung ganon, paano mo nasabi na hindi lang para sa pansarili mong kapakanan ang pagkuha sa amin? Tulad ko, kapapanganak pa lang ng asawa ko. Ang mga anak ko ay tatlong maliliit pa. Papaano na sila? Paano mo nasabi na para din sa kanila ang ginagawa mo? May bahid ng galit na tanong ng lalaki. Napalingon si Noel sa nagsalita. Nakilala niya ang kapitbahay nila na si Mang Ramon. Kinabahan ang lahat ng bagong dating nang mula sa unahan ay naglakad papuntang likuran ang pinuno na si Kadoming. Kilala nila sa pagiging mabagsik ang lalaki. Umikot-ikot muna ito sa harapan ni Mang Ramon pagkatapos ay huminto at inakbayan ang lalaki. Pigil ang hininga ng bawat isa. Natatakot sila sa kaligtasan ng kababaryo, baka patayin ito ng pinuno. Nauunawaan ko ang pinanggagalingan ng galit mo sa akin. Pero kapag nalaman mo ang dahilan, baka magbago ang pananaw mo at magpapasalamat ka pa sa akin. Mahinahong wika ni Kadoming. Muli itong naglakad papunta sa unahan at isa-isa silang tinignan. Alam ko na alam ninyong lahat ang napapabalitang pagdaong ng barko na sakay ay mga aswang noong nakaraang linggo. Totoo naman ang sinasabi ng mga otoridad na walang dumaong sa pier sa bayan, subalit ang pinaniniwalaang iyon ay mali dahil dumaong ang barko sa ibang parte ng isla natin. Nagkatinginan ang lahat ng marinig ang sinasabi ni Kadoming. Nagbulungan ang mga taga-baryo at napalitan ng matinding pag-aalala ang kanina ay mga galit nilang aura. Hindi makapaniwala si Noela sa nalaman, ngunit naisip niya na may posibilidad na ganun nga ang nangyari. Baka nabalitaan ng mga aswang na may mga pulis at sundalo na naghihintay sa kanila sa pantalan. Kaya nag-iba sila ng direksyon na pagdadaungan ng barko. Walang kamalay-malay ang mga otoridad na bago pa napabalita na may dadaong na barko sa bayan, ay may mga aswang ng nagpapanggap na tao na nakikisalamuha ng mga tao sa bayan at ang iba pang lugar sa atin upang mag-report sa kampo nila kung ano ang nangyaring paghahanda ng otoridad. Kaya naman, nabigo ang mga ito na mahuli at mapatunayan na totoo ang mga aswang. Kung ganun, naisa ng mga taong bayan ng mga aswang? Bulong ni Noel sa sarili. Nagkaingay na ang paligid. Ang iba ay gusto nang umuwi sa kani-kanilang pamilya. Ang iba naman ay nagbago ng isip. Gusto nang sumama sa mga tulisan at puksain ang mga aswang. Natahimik ang lahat nang muling magsalita si Kadoming. Pumapalakpak ito ng tatlong beses at ilang sandali pa mula sa likuran ng mga taga-baryo na nakatayo ay may dalawang tulisan na sumulpot at may bitbit ang mga ito na isang sako. Inilapag ng dalawang tulisan sa mesa ang sako
Pagkatapos ay tinanggal ang mahigpit na pagkakatali. Hinawakan nito ang magkabila ang dulo ng sako at bumungad nga sa lahat ang isang matandang babae. Nakagapos ang mga kamay at paa at nilagyan ng busal ang bibig. Pilit na kumakawala ang matandang ngunit hindi ito makagalaw. Nakakaawa ang kalagayan ng matanda. May iba sa mga taga-baryo ang palihim na nahahabaga. Pagmasdan niyo ang matandang yan, aakalain niyo ba na isa siyang aswang? Tatlo sa miyembro ng grupo ang walang awa nilang pinatay. At hindi siya nag-iisa. Napakarami nila dahil sa pag-iikot ng grupo ng gabing napapabalitang dadaong ang barko. Naaktuan nila sa isang tagong lugar na sakop ng bayan natin na may isang barko ang dumaong. May mga matatanda at bata silang kasama at nang akmang sisitayin sila ng mga to ay agad na nagpalit sila ng anyo at doon ay walang awa nilang nilapa ang ating mga kasama. Mabuti na lang ang iba sa kanila ay nakapagtago ngunit kitang-kita nila ang kasuklam-suklam na pagpatay sa ating mga kasamahan. Iba-iba ang reaksyon ng mga taga-baryo. May parang naniniwala naman at meron din na nag-aalangan. Napaka-normal lang naman kasi ng itsura ng matanda kung pagmamasdan. Tumalikod si Kadoming at may kung anong kinuha sa kusina. Maya-maya pa ay may bitbit na itong kumpul ng bawang. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang bawang. Sinadyang inilapit ni Kadoming sa mukha ng matanda na naging dahilan ng pagwawala nito sa higaan. Animoy na papaso ito sa tuwing idinadampi sa balat niya ang bawang. Dagdag pa ni Kadoming, kahit isang linggong mahigit na hindi kumakain ang aswang ay hindi ito nanghihina. Ganoon daw kapag aswang dahil may mga orasyon daw itong dinadasal gamit ang isip lang. Hintayin ninyo ang paglatag ng dilim mamaya para mas mapatunayan ko sa inyo na tunay ang sinasabi ko. Wika ni Kadoming. Nilingon nito ang matanda at nangangalit ang mga baganga na tinignan niya ito nang may pagbabanta. Nagpaalam si Kadoming na magpapahinga muna siya. Ibinilin sa mga tauhan na pagkatapos kumain at makapagpahinga na ang mga bagong miyembro, ay bigyan ang mga ito ng armas. Kailangan nilang magmadali dahil panigurado nga darating ang mga kasamahan ng matanda upang iligtas ito. Kinagabihan, pinatawag ni Kadoming ang lahat ng bagong miyembro. Napakadilim ng buong paligid. Tanging gasera lang at flashlight ang nagsisilbi nilang ilaw. Nasa isang malaki at malawak na bahay na yari sa kawayan at pawid ang mga tulisan. Inatasan ni Kadoming ang mga tauhan na siguraduhing nakasarado ng husto ang bawat bahay na naroon. Naiwan ang mga bata at kababaihan sa mga bahay-bahay habang ang ibang kalalakihan ay rumuronda sa paligid. Hali kayo, pagmasdan ninyo kung papaano magpapalit ng anyo ang matandang yan. Nakaabang ang lahat sa maaaring mangyari. Lumipas ang ilang sandali, nagliwanag ang buong paligid sa labas. Hudyat na sumilay na ang buwan sa kalangitan. Unti-unting nagbago ang itsura ng matandang nakahiga sa mesa. Biglang umikot ang mga mata nito, nanlisik at pilit na kumakawala sa pagkakatali. Ang mga kuko nito sa kamay ay mabilis na humaba at nagkaroon ng makapal na balahibo sa mukha. Lumapit si Kadoming sa matanda at mabilis na tinanggal ang busala sa bibig nito. Bigla itong umangil. Pilit inaabot si Kadoming hanggang sa sumigaw ito ng kakaiba at nakita ng mga taga-baryo, kabilang na si Noel, ang matatalas na ngipin ng matanda na naging aswang.
Hawak ang kanilang mga baril, naging alerto ang mga bagong dating na miyembro. Kwento pa ni Kadoming, simula nang mapasa kanila ang matandang aswang ay may mga kakaibang yabag na silang naririnig sa paligid sa tuwing sasapit ang gabi. Kinabukasan, madaling araw pa lang, ay nag-ipon-ipon na ang lahat ng kalalakihan sa pamumuno ni Kadoming. Maraming iba't ibang uri ng armas ang nakalatag sa harapan ng mga bagong dating na miyembro. Tinuruan sila kung paano gumamit ng baril. Kailangan nilang maging handa, hindi lang sa mga aswang na anumang oras ay maaaring sumalakay, maging sa mga otoridad, dahil kapag nalaman ng mga ito ang biglang pagkawala ng mga kalalakihan sa baryo, ay paniguradong silang mga bandido ang pagbibintangan. Unti-unting nasanay na ang mga taga-baryong kalalakihan sa paghawak ng baril. Lumakas din ang kanilang loob at palagi silang may balita sa kani-kanilang pamilya, dahil inuutosan ni Kadoming ang ibang miyembro na bumisita paminsan-minsan sa kanilang pamilya. Napag-alaman din na walang sino man ang nagsusumbong sa otoridad sa mga kamag-anak na kinuha ng mga tulisan. Isang buwan ang lumipas, magkakasundo na lahat ng bago at mga dating tulisan. Abala ang lahat sa paghahanda ng araw na yun, dahil birthday ng panganay na anak ni Kadoming. Sinantabi muna nila ang tungkol sa aswang. Bukod sa mga paramdam lang, ang mga nangyayari ng mga nakaraang araw ay wala pa namang nagpapakitang aswang bukod sa matandang aswang na bihag nila. Kinagabihan. Magsaya naman tayo paminsan-minsan, mga kasama. Lahat ng mga pagkain na kahanda ay uubusin natin. Magpapakabusog tayo. Sigaw ni Kadoming. Nagsigawan ang lahat, maging ang mga kababaihan at kabataan ay tuwang-tuwa. Tatlong baboy ramo ang kanilang nilitsyon. May mga tinapay, pansit, at kung ano-ano pang nakahanda sa mga mesa sa malawak na bakuran na nasasakupan ng kanilang kuta. Maraming alak din ang nakakarton. Talagang pinaghandaan ng husto ang araw na yun. Samantala, lingid sa kaalaman ng lahat, palihim na nakasilip ang matandang aswang sa siwang ng dingding na pinagtalian sa kanya. Nakangisi ito at tuwang-tuwa sa kaganapan na nangyayari sa labas. Sumilay sa bibig nito ang nakakakilabot na ngiti. Iyan ang pinakamalaking pagkakamaling gagawin ninyo, mga ungas. Hala, sige, magpakasaya na kayo at magpakabusog, dahil yan na ang pinakahuling kasiyahan at kahinan na mararanasan ninyo. Dahil sa huli, kami naman na mga kasama ko ang magpipiesta. Bulong pa ng matanda. Pumikit ng mariin ang matanda at bumulong. Kikibot-kibot ang bibig nito ng matat na ni Noela. Kumain ka na muna, Lola. Matagal ka nang hindi kumakain. Wika niya rito sabay abot ng bandihado na may laman na lechon. Unti-unting dumilat ang mga mata ng matanda. Tinitigan si Noela ng matagal. At dahil may tama din ng alak, hindi na nakapag-isip ng maayos si Noela. Gusto lang niyang pakainin ang matanda, kahit aswang ito. Nakakaramdam pa rin siya ng awa kapag nakikita niya ito na nasaan yung tao. Salamat. Mabuti, napakabait mo sa akin. Ilapit mo sa akin ang karne, iho. Gutom na ako. Wika ng matanda. Dahil sa awa, ay inilapit ni Noela ang kanyang kamay. Biglang sinakmal ng matanda ang kamay ni Noela. Bumaon sa palad niya ang matutulis nitong ngipin. Tila nahimasmasan si Noel sa sakit na naramdaman. Nabitawan ang bandihado at nakangisi sa kanya ang matanda na labis naman na ikinatakot ng lalaki.
Tumalikod siya at tumakbo palabas ng kubo na yon. Samantala, may mga itinalagang bantay na hindi umiinom si Kadoming. Pero higit na marami ang mga nalasing. Hindi naman gaanong uminom si Kadoming para mabantayan pa rin ang mga kaganapan sa paligid. Inutusan niya ang mga kababaihan na ipasok na sa kani-kanilang bahay ang mga bata. Mabilis na inipon ang mga bantay dahil mula sa kinauupuan niya ay may mga kakaibang yabag siyang naririnig mula sa masukal na kakahuyan. Ilang di pa lang ang layo sa kuta nila. Kakaiba ang gabi na yun. Masyadong tahimik. Biglang nakaramdam ng kaba si Kadoming. Huli na nang mapagtanto na nagkamali siya at naging kampante siya. Siya rin ang bumali sa sinabi niya na maging maingat at handa dahil anumang oras ay pwedeng sumalakay ang mga kalaban. Madalian niyang pinulong ang mga kasamahan na bantay na naging alerto ang lahat maliban sa mga walang malay na kasamahan. Inutos niya na ipunin sa kubo ang mga lasing at isiradong mabuti ang pintuan ng kubo. Mula sa di kalayuan napansin ni Kadoming ang isa pang kasamahan at yun ay walang iba kundi si Noel. Nakatayo ito patalikod sa kanya habang nakaharap naman sa madilim na bahagi ng gubat. Animoy may tinitignan o hinihintay ito kaya pasigaw niya itong tinawag. Ngunit para itong walang narinig. Nagpa siya si Kadoming nalapitan si Noel. Ngunit bago pa siya tuluyang nalapit dito, ay nakarinig na siya ng sunod-sunod na putok. At yun ay nagmumula sa baril na hawak ni Noel. Kitang-kita ni Kadoming nang may isang nilalang na lumabas mula sa madilim na bahagi ng gubat ang pasugod na lumapit kay Noel. Hanggang ang isa ay nadagdagan pa ng marami. Ang mga aswang! Magsipahanda kayo! Nilulusob tayo ng mga aswang! Sigaw ni Kadoming. Kanya-kanyang baril ang mga tauhan subalit habang tumatagal, padami ng padami ang mga aswang. May mapupulang mga mata ang mga ito. Matutulis ng ngipin at mahabang kuko. Nakakatakot ang mga itsura ng mga to. Hanggang narinig na lang nila sabay-sabay na sigawan at iyakan ng mga kababaihan at kabataan. Pumatak ang mga luha ni Kadoming habang nakikita na ang iba nilang kasamahan ay pinagtutulungan ng lapain ng mga aswang. Dahil sa matinding galit ni Kadoming ay naisip niya ang matandang aswang na bihag. Siguradong ito ang may kagagawa ng lahat. Kaya pala walang dumarating na kauri nito para iligtas ang matanda dahil mas napaganda pa ata ang pagbihag nila dito at nasubaybayan at napag-aralan ang mga kilos nila at tiyak na naririnig ang mga usapan. Kahit bihag nila ang matanda, dahil sa kapangyarihan nitong taglay, nakakapag-report ito sa mga kasamahang aswang. Hawak ang isang granada at baril. Pinuntahan ni Kadoming ang kubo kung saan nila itinali ang matandang aswang. Pagbabayarin niya ito ng mahal sa ginawa nito. Naisahan sila nito. Naghanap lang pala ng tamang pagkakataon para mabigyan ng signal ang mga kampon upang salakayin sila. At ganun nga ang nangyari. Dahil lasing ang karamihan sa tauhan niya, humina ang kanilang pwersa. Pagkabukas pa lang ni Kadoming ng pinto ng kubo ay nakita niya ang nagkalat na pagkain. Isang bandihado, kaya mabilis na tumakbo sa isipan niya na may nagtangkang pakainin ang matanda. Wala na rin sa loob ang bihag nilang aswang. Iniligtas tiyak ito ng mga dumating na kampon kaya hindi na nag-asaya ng panahon si Kadoming. Lumabas na siya ng kubo upang tulungan ang mga kasama. Nakakabingi ang mga putukan sa paligid. Lakad, takbo ang kanyang ginagawa. Pabalik sa kuta ng
biglang may humarang sa daraanan niya. May hawak itong barela at nakatutok agad sa kanya. Kaagad niyang nakilala si Noela dahil sa suot nitong damit. Subalit nang tignan niya ito sa mukha ay unti-unti nang nagbago ang anyo ng lalaki. Gamit ang flashlight na hawak, inilawa ni Kadoming si Noela. Natuon ang kanyang mga mata sa marka ng kagat sa kamay nito. Kung ganon, ito ang nagtangkang magpakain sa matandang aswang. Traidor kang bata! Paulit-ulit ko nang sinabi sa inyong lahat na huwag kayo magpapalinlang sa maamong mukha ng matandang yun dahil ikakapahamak nating lahat. Galit na sigaw ni Kadoming. Ikinasa ni Kadoming ang baril at itinutok kay Noela na noon ay tuluyan ng naging aswang. Bago pa maiputok ni Kadoming ang kanyang baril, ay nakarinig na siya ng sunod-sunod na putok at yun ay nagmula sa baril na hawak ni Noela. Pinakiramdaman niyang mabuti ang sarili kung may tama ba siya sa kanyang pag-atras. Sa kanyang pag-atras ay may kung ano siyang naapakan. At ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ni Kadoming na nakabulagta sa damuhan ang wala ng buhay na matandang babaeng aswang. Iniligtas pa rin siya ni Noela kahit na isa na rin itong aswang. Patuloy ang putukan sa paligid. Marami nang nalaga sa mga tauhan ni Kadoming. Naiiyak na lang siya habang nakikita ang kanyang mga kasama na nilalapa ng mga aswang. May mga matatanda at batang aswang. Animoy piyesta para sa kanila ang mga to. Nanghihina ang mga tuhod ni Kadoming nang makita niya na nabuksan na rin ng mga aswang ang kubo kung saan nila inilagay ang mga lasing na kasamahan. Hindi na rin niya nakita ang kanyang pamilya kaya nawalan na ng gala pang mabuhay si Kadoming. Sa dami ng mga aswang na nakikita niya, tiyak na walang ititirang buhay sa kanila. Sa gitna ng kanyang pagtangis, nakokonsensya siya sa nangyari. Siya ang dapat sisihin sa lahat. Plano na niyang tapusin ang sariling buhay gamit ang hawak na granada, ngunit sisiguraduhin muna niya na marami siyang idadamay na aswang. Hindi siya inaatake ng mga aswang, bagay na ipinagtaka ni Kadoming. Tinititigan lang siya ng mga ito. Baka may plano sa kanya ang mga aswang o isang parusa na sadyang ipakita sa kanya ang walang awa ng mga itong paglapa sa kanyang mga tauhan. Binahira ng dugo ni Mang Doming ang kanyang buong katawan mula sa mga namatay na kasamahan. Ipapain niya ang kanyang sarili. Tiyak na pagkakaguluhan siya ng mga aswang. Hinawakan niya ang tatlong granada, naglakad papunta sa gitna at napapaligiran na siya ng mga aswang. Napahalakhak ng mapait si Kadoming at sumigaw. Lumapit kayo sa akin, mga walang kwentang aswang. Hindi ba kayo natatakam sa akin? Ako ang bumiyag sa matandang kasama ninyo. Ano, mga duwag ba kayo? Lumapit na kayo sa akin! Sigaw ni Kadoming. Animoy nawawala na ito sa sariling katinuan. Maya-maya pa, mula sa makapal na bilang ng mga aswang, ay biglang nahati sa gitna. Lumitaw mula doon ang lalaking kilalang kilala niya at yun ay si Noela. May hawak din itong granada at baril, subalit muntik nang tumigil ang tibok ng puso ni Kadoming nang lumitaw sa gilid ni Noela ang kanyang mag-ina. Ano ang pakiramdam mo, Kadoming, na mawala ng pamilya? Masarap ba sa pakiramdam na makita mo na nasa bingit ng kamatayan ang mga mahal mo sa buhay? Ganyan ang ginawa mo sa aming mga mahihirap. Galing sa dugo at pawis namin ang aming mga kinakain. Pinagpapaguran bawat sinti mong kinikita. Ngunit anong ginawa ninyo? Isusubo na lang ng pamilya ng mga anak namin ay kinukuha pa ninyo at hindi pa kayo nakontento. Sapilitan niyo pa kaming inilayo sa pamilya namin.
Galit na sumbat ni Nuela. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Kadoming sa mga kasamaang nagawa, ngunit huli na ang lahat. Nag-angilan ang mga aswang sa paligid, takam na takam sa katawan ng mag-ina ni Kadoming. Takot ang mga aswang kay Nuela dahil bago pa niya nabaril ang matandang aswang, nakausap pa niya ito. Nadatnan sila ng anak nito sa kubo na nag-uusap. Mahal kong anak, nakita ko ang kabutihan sa puso ng taong ito. Kahit ako ay aswang, umiral pa rin sa kanya ang kabutihang loob. Pinakain niya ako, kaya sinadya ko siyang kagatin para maging kauri natin. Bilang matandang pinuno ng ating angkan, ay itatalaga ko siyang maging kahalili ko ang lalaking ito. May malasakit siya sa kapwa, kaya nakakatiyak ako na magiging mabuti siyang pinuno. Huling wika ng matandang aswang. Hindi makapaniwala si Kadoming sa narinig. Alang-alang sa kaligtasan ng kanyang mag-ina, nangako si Noel na dadalhin sa baryo nila ang mag-ina para maging ligtas kapalit ang sariling buhay mismo ni Kadoming. Sa kahuli-hulihang pagkakataon ay pinagbigyan pa rin ni Noel na mayakap ng pinuno ng mga tulisan ang kanyang mag-ina. Pagkatapos ay nagsigilid ang lahat upang bigyan daan ang kabayaran ni Kadoming. Bago tanggalin ni Kadoming ang pin ng granada, ay ngumiti pa siya ng matamis sa kanyang mag-ina. Ilang sandali lang ay sumabog na ang granada kasabay ng pagkawala ng katawan ni Kadoming. Walang kasing sakit na senaryo ang nasaksihan ng mag-ina ni Kadoming. Ilang sandali ang lumipas dahil sa matinding galit ay nagbago ang mga anyo ng mag-ina. Naging ganap na rin itong mga aswang. Bago pa inutusan ang mga kasamahang aswang, batid na ni Noel na aswang na rin ang mag-iina. Nakita niya na kinuyog ng mga aswang ang bahay ng mga ito at maraming kagat na ang katawan ng mga bata at asawa ni Kadoming. Nakiusap si Noel na huwag papatayin ang mag-iina dahil may plano siya para sa ama ng mga bata. Maraming taga-baryo ang mga patay na dahil sa nilapa ang mga ito ng mga aswang. Ngunit meron ding mangilang-ilang ding buhay pa, mga aswang nga lang. Pinalinis ng husto ni Noel ang buong paligid at mula noon ay yun na ang kanilang tirahan. Naging maayos ang pagmamahala ni Noel sa mga kasama. Ngunit lingid sa kanya ay may lihim na galit at inggit sa kanya ang anak ng matandang aswang na kanyang pinataya. Palihim na bumuo ng pwersa ang anak ng matanda upang tapusin ang buhay ni Noel. Marami na ang sumapi dito dahil batid nila na hindi lehitimong aswang ang lalaki. May nakapagsumbong din na si Noel mismo ang bumarila sa matanda upang iligtas ang buhay ng pinuno ng mga tulisan. Traitor ang lalaking yon. Iniligtas niya ang kanyang pinuno, ngunit siya din ang utos upang tapusin ang sarili nitong buhay sa harapan ng pamilya ng pinuno. Katulad ng pagtitiwala sa kanya ng namayapa kong ina, siya ang itinalagang ating pinuno, ngunit siya din ang bumaril sa kawawa kong ina. Nakakatakot ang ganong klaseng ugali ng nakakasama. Hindi mo alam kung kailan ka sasakalin, patalikod. Wika pa ng lalaki na anak ng matandang aswang. Samantala mula sa pinagkukubliang puno ay dinig na dinig ni Noela ang mga usapan ng mga kasama. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip at hindi na konsensya sa pagkamatay ng dalawa. Sa pagkamatay ng matandang aswang ay nararapat lang dito dahil sa ginawa nito nga pagkitil sa buhay ng mga tauhan ni Kadoming. Napilitan ang pinuno na sapilitan silang kuhain sa pamipamilya nila
upang umanib sa grupo at maghiganti sa mga aswang. Ganoon din naman ang pagkamatay ni Kadoming sa sandaling panahon na nakasama niya ito. Ay nakilala niyang maprinsipyo ang tulisan kahit na hindi niya inutos na kitla ng buhay kapalit ng buhay ng pamilya. Batid niya na yun na rin ang plano ng lalaki at nakita ni Noel ang granadang hawak nito bago pa siya nagpakita rito. Inalagaan ni Noel ang mag-ina ni Kadoming. Batid ni Noel na ang mga tulad nilang nakagatlang ng mga tunay na aswang ay nakatakdang tapusin ng mga tunay na aswang. Dahil para sa mga ito, sila ay malaking banta. Palihim din niyang kinausap ang bawat isa sa mga dating kasamahan sa grupo na naging aswang din. Pinaabot niya ang plano sa kanila ng mga aswang, kaya bumuo sila ng mga plano para dito. Bago sumapit ang kabilugan ng buwan, ay nakatakdang parangalan na si Noel bilang mabuting pinuno ng mga aswang. May inihandang sorpresa ang mga aswang sa pamumuno ng namayapang matandang babae. Kung hindi mo alam o narinig ang plano ng mga ito, ay aakalain mo talaga na tunay na bukal sa loob ang gagawin ng mga ito. Subalit wala silang kaalam-alam na hindi lang sila ang may inihandang sorpresa sa mahalagang gabi na yun. Isang araw bago ang kabilugan ng buwan at sa gaganaping parangal, bilang pinuno kay Noel, ay nagising ang mga aswang na abala. Ang iba sa kanila ay nagtatanim na mga halaman sa buong paligid. Napakunot noo ang aswang na anak ng dating pinuno nila. Paano ba naman? Pinamumunuan ni Noel ang pagtatanim at halata sa kilos nito ang kasanayan na parabang naaaliw ito sa mga ginagawa. Napansin naman kaagad siya ni Noel kaya nakangiti itong lumapit sa kanya. Kapatid na bikar, nagpatanim ako ng mga halaman upang mas maging maganda ang ating kapaligiran. Kapag namumulaklak na ang mga yan, siguradong masarap silang pagmasdan, lalo na sa umaga. Nakakatanggal din ang pagod ng mga magagandang bulaklak. Wika pa ni Noela. Naguguluhan man ay pasimpleng tumangu-tango bilang pagsang-ayon nito sa pinuno na si Noela. Kinabukasan, plantsyado na ang lahat. Maayos ang paligid at mga gamit na kakailanganin sa pagluluto. Maraming bangkay ng tao ang nakasabit sa labas ng mga bahay na nagmula sa mga malalayong lugar at may bata, matanda at may buntis pa. Nakaramdam ng palihim na habag si Noela para sa mga kawawang biktima. Batid niya kung gaano kalupit ang mga aswang. Walang sinasanto. Lahat ng madaanan na buhay na tao ay binibiktima nila, hindi lang makanti ang mga ito ng kanilang baryo. Dahil alam ng mga aswang na may mga bantay siyang itinalaga doon. Hapon pa lang ng mahalagang araw na yun ay tapos nang lutuin lahat ng putahe. Nananatiling kalmado lang ang mga kampo ni Noel at hindi sila nagpahalata ng mga kasama na may alam sila sa mangyayari at may plano din sila. Sa wakas ay lumatag na ang kadiliman sa paligid. Bawat isa ay kinakabahan sa mangyayari. Nag-umpisa na ang ritual sa kanilang gagawin bago ang parangal. Napasinghap si Noela ng isang sanggol ang maulinaga nilang umiiyak. Nakahiga ito sa mesa, walang samplot na suot. Nakuha naman agad ni Noela ang mensahe. Gagawin itong alay para sa kanya. Lahat ng miyembro ay mga walang saplot. Sama-samang ginagawa ang ritual habang nakapikit. Pasimple naman na dumilat ang mga mata ng kasama ni Noel at nagsinyasan. Makalipas ang ilang sandali, natapos na ang ritual. May isang patalim na inihanda katabi ng sanggol. Inihatid sa mesa si Noel upang personal na kitilan ng buhay ang sanggol na alay para sa kanya.
Bilang kanang kamay ay katabi niya si Bekara, ang anak ng matandang aswang na kanyang pinatay. May maiksing minsahe itong sinabi ngunit kapansin-pansin ang malikot nitong mata. Malakas ang pakiramdam ni Noel kaya pasimple niyang sinipat ang mga kasama niya na magkakasama sa isang tabi. Pumalahaw ng iyak ang sanggol. Ramdam marahil nito ang kanyang nalalapit na katapusan. Nanlisik ang mga mata ni Bikara habang nakatingin sa nakawagwag na sanggol. Tumutulo ang laway nito. Nakalimutan na yata nito na ang sanggol ay alay para kay Noela. Tumayo ito at itinaas ang kanyang kamay na may mahabang kuko. Subalit bago pa man lumapat sa katawan ng sanggol ay mabilis nang hinablot ni Noela ang patalimat itinarak sa leeg ni Bekara. Nagkagulo na ang lahat. Dinampot ni Noel ang sanggol, tumalon at ibinigay sa kasama niya at sama-samang nagtakbuhan sa iisang direksyon. Patungo sa lihim na lagusan palabas ng kanilang kuta. Matinding labanan ang nangyari sa pagitan ng mga tunay na aswang at sa ibang kasama ni Noel hanggang sa sunod-sunod na putok ang pumailan lang at pinagbabaril nila ang mga aswang habang papaatake sa kanila. Sa wakas ay nakalabas na sila ng kuta. Ang pinto ng lagusan ay tinakpan nila ng malaking bato upang di sila masundan. Inutusan ni Noel ang kasama na iabot sa kanya ang bag at mula doon ay may inilabas siyang bagay. At nang kanya itong pindutin, sunod-sunod na pasabog ang kanilang narinig mula sa kinatatayuan nila. Kitang-kita nila ang nasusunog na kuta nila. May bomba silang itinanim sa paligid ng kuta nila. Kunwari halaman lang ang itinatanim nila doon, ang totoo ay mga bomba. Inipo nila ang mga natirang bomba at granada. Mula sa mga nakatagong armas ng grupo ng mga tulisan. Sa wakas, nakalabas na sila sa gubat. Dala nila ang sanggol upang ampunin at iuwi sa baryo nila. Masayang nagyakapan sina Noela, mga kababaryo niyang nabuhay, at ang mag-iina ni Kadoming. Ang mag-iina ni Kadoming ay pansamantala munang sa kanila titira. Napag-usapan nila na pananatilihing lihim ang tunay nilang pagkatao saka na nila iisipin ang mga susunod na plano kapag nakapagpahinga na silang lahat. Ang mahalaga ay makakauwi na sila sa kanilang pamilya.